Isa po ito sa mga icon ng buong industry. Guwapo. Yan! Mayaman. Yan! Tapos. Yan! Siyempre, idol ko po ito. Yan! So, hindi ko na pinatagalin. Para sa tao, tabigyan sa milyon. Dalawa. Tatlo. At milyon-milyon palakpak para kay Akon. Maraming grabe! Grabe! Grabe guwapo pa isa. So, grabe. Ang galing mo, Mark. Grabe, Mark. Ginagawa niyo pala to every now and then. So, kasi sa negosyo, sa pagdating sa dito kasi negosyo, talagang labanan dito para may other leaders. So, basically, ngayon, ito yung general ng grupo ng hit. So, congratulations. Kasi sa totoo lang, ang swerte niyo. Kasi may upline niyo katulad niyan. Eh, ako kasi nagsimula ako sa uno, iniwan ako ng upline ko for the past... After 3 weeks na, iniwan ako na upline ko. So, wala akong choice. Kailangan ko mag-step up. So, kayo ngayon, napaka-alab nyo, meron kayong upline na katulad nila na laging nagme-mentoring, laging nakaalalay sa inyo. Kaya, actually, hanga ako sa kay Upline Mark. Pwede ko palakpangan naman yung upline Mark. Ganyan bang palakpang ang upline? Pero paano naman? Now, gusto ko malaman muna sino dito yung mga, ano, gusto ko malaman muna kung sino yung mga kausap ko dito. Mga, meron ba dito yung mga 6 months pa lang? 6 months below. Ayun, 1 year below. 2 years below. Ayun, 3 years below. 4 years below. 5. Wala na tumasok kamay. 6. Ayun, ikaw na pinakataas. Okay, so basically 6 years pa lang si Upline Mark. Kung pag ako kasi ako 11 years na ako eh. So tuloy-tuloy lang kasi bakit ako konting kwento sa akin para maintindihan niyo. Narinig niyo naman si Rosheri ko sa office ba? Yes. Pag nagsisizal, di ba? So, totoo lahat yun. Nagsimula ako sa uno, year 2007, pero na-invite po ako sa network marketing industry, hindi po 2007. Na-invite po ako. Na-invite ako 18 years old. Alright? So, ngayon, ilan taon na ba ako? 19 na taon ngayon. Ano yung nabati ko? 18 years old po. Thank you. Sa'yo na, kasi kahapon, grabe yung aming meeting kahapon. Tapos, nagkaroon po kami. Grabe yung mga, ano nangyayari ngayon sa uno, no? Ganda na ng pinag-meetingan natin, no? So anyway, na-invite po para malaman niyo na kung saan ako nanggaling. So, na-invite ako, wala akong choice, na-invite po ako kasi bakit nanay tsaka tatay ko nag-invite sa akin. Kasi nag-networking. Ano ko, ewan ko lang familiar sa inyo, yung Forever and Ever. Forever and Ever. Okay, doon po kami na-invite. Na-invite po ako. Doon ako namulat sa pangarap. Kasi, nanay tsaka tatay ko kasi, actually ako, from grade school to high school, magandang school namin. Nag-aral ako sa Ateneo. Kaso wala nung nalugi yung tatay ko sa negosyo niya from tatlong branches niya ng steel fabrication, naging isa na lang, sobrang liit talaga. Wala akong choice, kailangan akong mag-stop ng school. Kaya yung kapatid ko, magtutuloy, hindi niya alam, nangyayari na yun. Kailangan ako kasi ako kasi yung panganay. So kailangan akong mag-stop ng school para matulungan ko yung kapatid ko. So naging messenger pa ako paulit-ulit. Okay, yung collector, messenger, para matulungan ng magulang ko. And that time, na-invite po ako ng tatay ko pag pinapinga ko. So, basically, yung panahon na yun, na-open yung mind ko sa ganitong kasing industriya. So, doon galing si Willard Amarili eh. Ay, hindi nyo kalala. Si Jeremy Amarili, doon galing. So, talaga malalalim talaga yung mga nasa galing kami doon. Naturuan kami ng maayos. So, kaso nga lang, ang nangyari sa amin doon, na sobrang, maganda naman siya. Ang problema nga lang, sobrang lupit ng kota. So, pag kumita kami ng 40 mil, ang kota namin, 40 mil. So, 40 minus 40, Zero, di ba? Yun yung nakikita namin that time. So, magkita lang kami ng check, kaso nga lang, kahit before mo kasi kitain yung mga kinita mo sa downline mo, kailangan mo muna mag-quota ka muna ng sarili mo 40,000 pesos. So, hindi mo kami makikita doon that time, mga 2 days, 3 days before ng cut-off, hindi nyo kami nakikita kasi bakit? Wala kami ibang pinagawa kundi hanapin lang yung 40,000 pesos. So, para lang siya nagbre-break even. So, basically, naturally, na-burn out pa ako na. So, nung na-burn out po ako, bumalik pa ako sa messenger. So, anyway, nung bumalik ako sa messenger, ayaw ko na mag-networking. Kasi, kung alam mo yung feeling ng burnout, yung napagod, sabi ko, grabe. No? So, ginawa ko sa'yo, okay lang ako siguro maging messenger. Parang nangyari, dating from nakuha ko yung boost na nabuhay yung pangarap ko, dahan-dahan bumalik sa dati na okay na ako dito, 8,000 bonbon. Sa Davao kasi, meron ka lang mga 50 pesos, buhay ka na doon, araw-araw. Okay, 30 ka, buhay na.
Okay, kasi doon, grabe doon. Kaya doon sa amin, pag pumunta. Sino ba taga Mindanao? Alam, sino nasa, nakapunta na ng Davao? Davao sila. Davao. Ano, Davao? Taga saan? Sa Malita po. Ah, Malita. Davao del Sur, sa Malita. Oh, nakikailang mga ano dyan? Sorry, nakikailang na ba? Yes. Sa iba niya nang ginan? Dapat. Sa Malita si ano, si... ayan, sorry, anay ko rin na. Yung mayor niya dyan. Alright, tsaka yung ibang mga Munoz, mga Bautista. Ano, mga kamaga, mga Bautista. Si Bautista, si ano, si Brett. Klasiko sa akin eh. Tsaka si ano, tawag ito, yung si Munoz, mga Munoz dira sa Malita. So, nag-network din ako dyan. So, basically, tawag dito, yun yung mga panahon na bumalik ako sa Messenger. So, 2-3 years time, ang dami nag-i-invite sa akin kasi alam nila nag-networking ako. Ayaw pala talaga. Pero ako naman niwala ka sa akin dahil saan tayo. Ang Panginoon, very, very powerful talaga siya. So, ano mo sabihin? Kung talagang, kahit gano'ng ang iwas mo, kung para ka talaga dyan, para ka talaga dyan. Nagigas mo siya, sabi ko. So, katatawan, na-invite po ako, na nakidnap ako sa gaitong industriya, sa Uno. And ang nagsalita doon si Boss William. Isang ano, napakaliit na, hindi siya hotel, napakaliit na restaurant. Ang Uno that time, ang pinakita pa lang sa amin sa ano, ang pinakita pa lang sa amin noon is yung logo na kinauno. Yung logo ng Uno, gumanon si Boss William. Ito yung kumpanya natin, kakasimula talaga. So, maximum mga 20 peraso kami. Ito yung kumpanya natin papasukan ngayon. Ito yung gagawin namin ngayon, kumpanya. Naka white band paper. So, Uno, sabi ko, ito na. Networking nga talaga ito, kakasimula ko talaga. So, anyway, to cut the long story short, aalis na sana ako. Kinausap ako ni Boss William. So, may nag-invite pa sa akin. Kinausap ako ng Boss William. Sabi niya, alam mo, Warren, ang networking or networker, pag networker ka, kahit mawala ka, babalik ka pa rin. Kasi bakit? Dito mo naramdaman yung pagbukas ng utak mo na kaya mo kumita ng malaki. Tama. Nasa dugo mo na. Yun yung saktong word niya. Nasa dugo mo ng network marketing. Alam mo, pag-uwi ko ng bahay, hindi makatulog. Sabi ko nga, kinabukasan na kinilo ko ulit. Okay, yun yung mga panahon nagsisimula pa lang dito. Okay, 20 peraso pa lang kami. Okay, sa Davao. So, si Boss William Barbo, ano yung, di ba may bracelet tayo that time? Alala niyo yung bracelet natin? Yes. Siya yung nagde-demo nun. May demo yun siya na parang kailangan mo gumawa yung buwet. Siya yung nakabakat. Dati, pagka nagpe-present sila mga speakers dati, hindi ka tulad ngayon, kahit naka-jacket ka lang, naka-ano pa lang, naka-barka na, okay na. Dati, presentation namin before, pag nagpe-present sila, grabe, barong Tagalog. Oo, nakabarong Tagalog yun pag nagpe-present. So basically yun, pag pinapanood ko sila, sabi ko, bumabalik dahan-dahan yung aking gigil sa industriya. Kasi bakit? Kasi nga, na-realize ko, sabi ko, ang sinasayang ko oras ko, kasi sweldo ko that time, 8,000 pesos man. So, kahit anong compute ko, wala talaga mangyayari. Tama. Kahit anong gagawin ko, wala talaga mangyayari. Kahit anong ipon ko, kahit sobrang tipid sa Davao, or sobrang mababa ang cost of living doon, wala talaga mangyayari. Buti na lang ka mo, na-invite ako ulit. Buti na lang ka mo, sumubok ako ulit. Buti na lang ka mo, na may Uno ulit na nag-ano sa akin. And that time, hindi siya smooth ride. It's a roller coaster ride. Kasi most of the time, a lot of people, pag sinabing pioneer, advantage. Actually, pag pioneer ka, hindi advantage yun. Alam ko po yun. Okay? Bakit? Okay, lahat ng problema na kailangan mo isipin, nasa inyo lahat ang isipin. Ang produkto natin, sabi ko, lagi mong kinikwento, ang produkto natin that time, tatlo. Okay, grapeseed, VCO, tsaka glutathione. Wala pang website, wala pa kami opisina. Mga downline ko, tinatanong pa sa akin, upline, kumikita ka na ba? Sabi ko, pag umata ko, ikikita ako. Wala pa kami masyadong training. Tapos, after 3 weeks time, iniwan pa ako ng upline ko. Saklap, sabi ko, grabe, no? Buti na lang pa ako that time, nung iniwan ako ng upline ko, nataniman na ako ng todo ng Uno. Tawag dito. Wala naman kasi problema, Uno. Dito sa Manila, kumikita ng malaki, may mga kumikita dito. Tapos may mga training system, tapos ang check-in, kahit sabihin natin, papadala sa akin sa Davao, 1 day, 2 days, bago marilis sa amin, okay lang kasi sa check-in and send. Yung upline ko, lumipat. Sabi ko sarili ko, okay lang kahit lumipat siya. O nawala siya. Kasi bakit? Hindi naman para sa... Ako kasi naturuan ako sa forever na wala sa upline yung success mo dito. 95% nasa sarili mo. Swerte mo pag may upline ka. Pero kahit may upline ka, tamad ka naman, wala pa rin mangyayari sa'yo. Kahit may upline ka, nagtuturo sa'yo, hindi mo naman ina-upline yung tinuturo mo, wala pa rin mangyayari sa'yo. Kaya ako, kung ako tatulungin mo, hindi ko kailangan ng magaling. Hindi ko kailangan ng matalino.
hindi ko naman kailangan magaling magsalita. Ang kailangan ko, lakas ng loob. You understand? Ang kailangan ko sa grupo ko, malakas ang loob. Kasi ang galing, ang talino, ang lupit mag-present, ang lupit mag-invite, na pag-aaralan lang yan. Naiigas mo siya sabi ko. Yes. So dito, lakas talaga ng loob. Nilakas ang loob ko to be an upline. Okay? And that time, meron kayong, ano? Sorry at na... Tissue. Ano na? Tissue po. Kahit ano lang. Tensya na, tumira na ako ng 10 pad ng ano. Ultima sin. Ay, sorry. Tapos ang nangyari nun, yun yung mga panahon na nagsisimula ako na that time, wala akong upline. And may mga downlines na akong nagtitiwala sa akin. Okay. Iba ang trabaho, kasi leaders to ha. Leaders yes. Ako to, diba? Yes. Iba ang trabaho ng upline. Tama. Kahit hirap na hirap ka, hindi mo pwede ipakita sa downline mo. Tama. Kahit down na down ka, hindi mo pwede ipakita sa downline mo. Ito malupit. Kahit may problema ka, pagdating sa tablado, pagdating sa hatawan, yung lahat ng problema, iwan mo talaga sa bahay mo. Kasi pag ang problema mo, dinalas mo sa uno, maniwala ka sa akin, buong araw mo, dala mo yan, maapektado yung mga downline mo. Tama. Kaya naalala ko that time na nagsisimula ako, ako kasi yung, tayo mga upline, tayo yung mga shock absorber ng mga downline natin eh. Tama. Pag yung downline natin down, tayo pinupuntahan. Kaya nga tinuturo sa atin, if you're down, go up. Diba? Sa mga downlines ko, tinuturo ko yun. Pero sa akin, hindi ko maturo sa akin kasi if I'm down, wala namang up eh. Tama mali. Tama. Ang up ko sarili ko, di ba? Kaya yung kinikwento ko lagi na joke ko sa, ano, totoo yun. Yung tinatext ko sarili ko, kaya mo yan. Nagre-reply ko, kaya mo nga to. No, ganun talaga, totoo yun. Wala nga nung biro yun. Okay, tinatapik ko pa shoulder ko kasi wala nga akong upline. Okay, tinatapik ko shoulder, kaya mo to, kaya mo yan. Pagka tawag ito, minsan sa tayo, siyempre that time, nagsisimula ako, wala akong panggalaw. Okay? Pero hindi naging rason sa akin, naging reklamo ko yung panggalaw. Pero kahit wala akong panggalaw, gagawa ako ng paraan. Kaya yung mga panon, naalala nyo, ewan ko lang napanood nyo sa YouTube, yung first video ko, ang tawag, quarantine at the crib. Yung first na kinuha ko sa bahay, townhouse. BMW, Durang, ewan ko lang napanood nyo ba yan? Yun yung first video ko, sa uno. Okay, so nangyari doon, nagkaroon ng BMW, Dodge Durango. Sa crossroads yun, crossroads pa yung sales rally, timalik pa tayo. Malik pa yung buong grupo, malik pa yung uno ng buong Pilipinas. Anyway, nag-succeed na ako nun. Pero ang point ko, after ng video na yun, nag-shock na shock ako. Kasi yung tatay ko, nagsalita sa dulo. Hindi ko alam. Kasi baliw na baliw ko, ay salamat, nasa picture ako. Mayroon, biglang sumulpot yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, si Warren, masibag yan. Si Warren, kahit anong gagawin namin, tuloy pa rin yan siya. Matigas ang ulo niya, gumanon pa siya. Okay, sabi niya, yan si Warren. May ipakita ko sa inyo. Ang pinakita niya isang sapatos. Panoorin niyo sa YouTube. Hindi niya pa napanood. Okay, panoorin sa YouTube. May pinakita siyang sapatos. Isang sapatos ko. Alright? Itim siya. Okay? Pero medyo puti-puti na. Bakit dati hindi ako maka-afford kahit kiwi? May kiwi? Yes. So, ginagawa ko, pag kumakain, kasi doon sa Davao, di ba, sa na, mga inasal, mga barbecue, di ba may mga libreng sabaw lagi? Akala ko kasi yung sabaw, pag pinunas ko sa sapatos ko, akala ko kumikintab, yung pala, nagmamantika. So, pumupunin yung tanga-tanga ko talaga. So, wala akong choice yung sapatos ko eh. Pero pinakita ng tatay ko, nung pagkita ng tatay, iyak ako na iyak. Kasi yung sapatos na yun, ilang buwang kong tingis yun. Bakit? Pag pinagpigilan mo yung sapatos, may butas sa loob yun. Butas talaga. Yung, wala ka nang biro, butas. Na yung lagi kong kwento, butas. Hindi ako pwede mag-de-quattro pag naglalatag ako. Kasi may butas eh. And iyak ako nang iyak no, kasi bakit? Kasi nga naalala ko that time. And ang point ko, yun yung mga panahon na ginalalakad ko lang ang opisina. Wala pa ka tayong opisina na time. Nilalakad namin yung kung saan kami tumatambay. Nilalakad ko lang 7 to 8 kilometers, 10 kilometers per day. Ang ginagawa ko, para lang hindi ko makalimutan, para hindi ako mapapagod, kumakanta ako. Para hindi lang ako mapagod, para habang naglalakad ako, nilalatagan ko sarili ko. Nagkawin mo ba yun? Habang lumalakad ka, nilalatagan mo sarili. Ito yung uno. Ang mamayari si William Barber o Herbert Chua, Oliver Chua. Pero ang ginagawa mo lang, nagsasalita ka lang, naglalatag ka, pero naglalakad ka. Hindi ko na mamalayan, sa bahay na ako. Tapos pagdating ng alas, madaling ano, kasi ako, 8 o'clock pa lang ng umaga, 7 o'clock pa lang, hataw na ako nun. Pagdating, natatapos ako alas 2 sa madaling araw. Makauwi ng bahay, last stress, matutulog ako 2 hours. After 2 hours, 5, 6 o'clock, guguluhin ko yung mga downline ko. Yun yung routine ko. Pero hindi ako pwedeng magising. Eh di ako madaling magising ng late ng 7 o'clock. Kasi kailangan kong unahan yung nanay at tatay ko magising. Kasi pag naunahan nila ako,
yaw-yaw ang abot sa akin. Ano mo yaw-yaw? Taka naman, uno. Walang mangyayari sa iyo dyan. Ang nangyayari mga salita. And, ang masaklap na kasi pag ang nanay tsaka tatay natin negative. Diba? Alam mo masaklap? Yung tipong sila yung pinaglalaban mo, pero sila yung negative sa'yo. Tama. Diba? So, ang malaking factor yun. Kaya kailangan mo gawin, kailangan lakas talaga ng ulo, matibay ka talaga. So, ginagawa ko, lumalagpas sa 7 o'clock, umalis ako ng bahay niya. Flyers, guguloy ko yung mga downline ko. Tara, alis na tayo, kato na tayo. Di ba yung mga downline ko, ano, dukang-duka pa, yung duka pa, yung tagtag sa Tagalog niya? Antok. Antok na, antok. Ginugulo ko talaga. Kasi ligo ka na, kukunin ko yung towel sa isa para doon. Ligo ka na dyan, kato na tayo. So, ginugulo ko talaga sila. Kasi syempre ako, kahit antok na antok ko, kailangan kong gawin. Nakaka-body and soul naman kayo, di ba? Yes! Tipong pag nagsama, parang yung feeling na tumatawid ka sa tulay, yung bridge of success. Ganun ang pakaramdam ko tayo. Nagsisimula ako, pirit talaga ako ng todo. Kasi hindi pwede hindi ako magsasucceed. Hanggang dumating ang point in time na yung man nakakuha ko dahan-dahan, dumadami. Hanggang doon ako ng time, kumalat po sa Digo, sa Tagum, sa Batao dito, sa Malita, sa Cotabato. Yan yung mga panahon nagsisimula kami. And that time, may mga downline pa ako nung that time. Ang una kasi lumaki sa akin, strong leg ko. Alam yung strong leg? Yes. May nangyayari ko sa inyo yan? Yes. Yung tipong, ang laki na ng strong leg mo, nahihirapan ka paresan. Yun yung that time yung sisimula ako. And malupit nun, habang lumalaki strong leg, ito yung nangyayari sa akin. Kwento na ako ah. Yes. Habang lumalaki yung strong leg ko, habang lumalaki rin yung ulo. Ako lang naranasan nyo rin yan. May mga downline ako that time, sabra, grabe. Tinulungan mo sila ng todo, tapos sila pa yung malalaki ang ulo, ayaw na makinig sa akin. And naiintindihan ko kasi bakit wala akong resulta eh. Naiintindihan ko, mas malaki check-in nila sa akin eh. Pero syempre, kahit paano, apply nila ako. They understand. Pero ginawa ko, alam mo ginawa ko, hindi ko tinignan yun. Alam mo, tinignan ko, gagawa ako ng panibagong grupo. Kasi bakit? Kasi nga, papatunayan ko na kahit wala sila, magpapalaki ako ng bagong grupo. Alam mo, ginawa ko, nagpalaki ng bagong grupo. Nagsimula ako ng grupo ng General Santo City. Okay, doon yun nagsimula ako ng humato sa Cotabato. Pamilya ba kayo sa Cotabato? Yes! Sa Cotabato, alas 5 pala ng hapon, curfew na. Delikado. Doon, pag kukwento ako mga downline ko doon, sabi niya ako, hindi normal pag walang patay araw-araw dito. Sabi ko, power pa yung sinasabi ko namin dati na nag-network kami. Power ka. Parang sinasabi mo sa akin, ayaw mo na ako pabalikin dito. Kasi tinatakot yun. Hindi kita tinatakot. Muslim area. Yung mga kausap namin doon, alam mo yung ninja? Muslim area. Ay, mga Muslim. Hindi mo alam kung lalaki yung loob o babae. So, may mga armalite sa gilid. Tama. Magsalita ka ng mali. yung mga simula kami. At hindi ka tulad din sa Metro Manila kasi dito safe pa eh. Diba? Pag may network ka dito, kahit saan, pwede ka mag-safe. Hindi ka tulad sa Davao, nag-Mindanao namin. Maniwala ka sa akin, hindi pa katulad dati. Na ngayon, medyo safe na siya. Pero dati, grabe. Dumating pa sa point in time, sa Kidapawan, nag-network ako doon. Dahil ko lang ako narinig yun. Sumakay kami ng van, 30 minutes ang biyahe. Papunta sa isang lugar, ang pangalan ng lugar, Datuk Piang. Yung Datuk Piang, okay, yung mga bahay doon, may mga bakas ng bala. Sa may gilid. Tapos sabi sa akin nung downline ko, sabi niya, apply. Sabi ako, whatever it is, kailangan ko na yung mama. Gusto kumita ng malaki. Sabi niya, apply. Ano tayo? Meron na kayo kakusapin. Big fish to. Mga sundalo, sabi niya. Sabi, tara, punta natin na. Dala ka na maraming products. Ito malupit. Sumakay kami ng van. Pagsakay namin ng van, sinakay namin yung van. Sabi nung nag-refer sa amin, kailangan nyo mag-blindfold. So nag-blindfold kami nito. Kaya ito, blind, baka, syempre, mga marine or mga ano ng, ano. Pagdating namin doon sa lugar na yun, campus, sabi ko, uy, grabe to, leader to, mga general to. Kasi mga sundalo, hindi mga hinahanap ko sa grupo. Kaya ito, malas eh. Naglatag ako, nag-present ako. Ang binili sa akin, anong binili sa akin? Isang box ng Ultima sila. Okay. Alam mo, lupit, pag-uwi namin, sabi ko, okay, nakatis kumita kami ng 300 pesos that time. Mayroon kami pamasahe. Pag-uwi ko, mag-uwi namin papunta Kidapawan, sabi na sa akin ng tawag ko. Kilala mo ba yung mga kausap natin? Sabi ko, mga sundalo. Rebelde. Hindi sundalo yun, mga rebelde yun. Sipin mo si Warren Trinidad, rebelde yung kausap. Nakuha ko doon, di ba? Eto mo lupit, kung hindi kami nakaalis, baka ako na-recruit doon, di ba? Hindi na ako si Warren Trinidad, ako rebelde, ano na ako ah. Abo Warren Trinidad.
alam mo ang ganda, no? Kasi bakit? Yun yung mga yung experience namin. Ngayon, hindi nyo kailangan ma-experience dito sa Manila. And dumating sa point in time na sukidapawang kami. Doon sa Davao, magulo. That time yung magulo 10 years ago, 11 years ago. Nakita pa nga, pumutok yung terminal. 5 minutes lang ang pagkita namin nung lumabas. Sabi ko, Lord, meron ko talaga para sa... Pero meron ko talaga purpose sa atin. Kasi maraming namatay nung that time. And yun yung mga panahon na nagsisimula ako. Na-try nyo na bang matulog sa... Kasi ako, malagari. Kaya ang network ko, world, nationwide, kasi lagari yung network ko that time. Nakatry na ba kayo nagsumakay ng bus? Tapos pag wala ng... Di ba, minsan mga times na may sa bus na, ano, na walang aircon? Yes. Ayun. Pagdating mo doon, kailangan mo pang hintayin after 6 hours kasi bakit? Kasi nga, wala na naman another bus. Time mo yung ulit yung 6 hours. So, matutulog ka saan sa 4 minutes. Kailangan mo 50 pesos para matutulog ka nandun. Kailangan kong mataw eh. Yung mga panahon nag-network ko. At hindi ako pwede mag-quit kasi makit. Yung nanay tsaka tatay ko, alam ko sarili ko. Alam ko talaga na wala na silang pera. Parang ako kasi, eldest ako ng family, kailangan kong kumita ng pera. Kailangan kong makatulong sa kanila. Do you understand? Yes! Hindi pwede ako, hindi pwedeng magpapaano. And nakita ko opportunity, which is ang ulo, na ang kailangan mo nito, hatawin mo lang ng todo. And yun ang ginawa ko. Hinataw ko talaga, everyday. Umaga hanggang gabi, ikot, hanggang gano'ng time, hindi ko naman ay pumutok yung group. Lumaki. Kaya hindi rason na walang office, hindi rason na walang upline, hindi rason na wala kasama humataw. Okay? Ikaw lang actually gumagawa ng rason na yan. Tama. Ang tanging limit mo sa negosyong to, sarili mo lang. Did you understand? Yes! Ang tanging limit, paano ko mapatunayan yan? That time na nag-network po ako, na nagsisimula ako, nung kumita na ako ng 50,000-70,000 naman, baliw na ako nun. Paabot ng 100,000, baliw na ako nun sa Davao. Buong na ako. Sabi ko, grabe, 50,000-70,000. Mukha na akong hari nun. Parang ano na, parang kasi kumikita ka na. Malaki na sa Davao yun, sa probinsya eh. Ngayon, nung pumunta ako sa Metro Manila, nung habang pumupunta ako dito, tinatanong ko yung mga top earners, sabi, magkano kanina na? Alam, nanliit ako. Kasi yung 50 million na, minsan isang araw nanliit ako. And that time, nung nasa Davao ako, ang nangyayari, tawag dito, yung standard namin, standard ko that time, yung mindset ko that time, 100 million lang. Do you understand? Kaya galawan ko ganun. Nung pumunta ako sa Manila, kaya lagi ako pumunta ng Manila na kasi bakit? Yung mga tao kasama ko dito, kumikita na kalahati million, 600,000, 700,000, 1 million, buwan. Doon ako nabaliw. Sabi ko sa sarili ko, kaya nila, kaya pre. Kaya kaganda, no? Anong ginawa ko? Nag-build na ako ng Manila, ng Cebu, paikot-ikot yan. And sabi ko kaya, nagdandaanan ako nakikilala ni Aptain William Barbo, kasi hindi pa kami siya makakilala. Ang ginawa ko, ang meron lang isang sinabi si, hindi ko alam kung si Boss Herbie ba yun, si Boss William, nakalimutan ko. Sabi niya, kasi nung unang kita namin, sabi niya, gumawa ka ng pangalan dito sa ulo. Okay, so kahit wala kang upline, gumawa ka ng pangalan. Kaya, sabi ko sa sarili ko, gagawa pangalan. Maraming kumikita. So, ang gagawin ko, maglalabas ako ng kotse na kakaiba. Kaya unang dalawang kotse mo, kakaiba talaga. Ang first yung BMW ni Mark Fernandez. Kailan niyo ba si Mark Fernandez? Yes. Okay, di ba? Ano siya? Na-rehab? Yun. So, yun yung first car ko. Pangalawang coach ko naman, Dodge Durango. So, pag sinabing nakadilaw ng BMW, kailan na lang agad at time is nila. Kaya Luzon, Visayas, Binong, binirik ko talaga siya. Kaya sa inyo dito, diretsahan tayo. Kahit may upline kayo na nagbibigay ng ganitong activities everyday, you're so very lucky. Pero, you know what? Ang kailangan yung gawin, ang kailangan, ako tatanungin nyo, okay? Lalabas kayo sa limit na kailangan yung labas. Meron kayong app, kami, para ako, meron kaming mentor, which is yung mga BOD, alright? Pero, hindi ako nakasalalay lang sa kanya. Kailangan akong gumawa ng paraan na kumita ko na malaki. Gagawa ako ng sarili kong, gagawa ako ng program, gagawa ako ng ano para mapapalaki ko yung grupo. And, yun ang kailangan ninyo. Kasi sa dadasahan tayo, a lot of people there in sa loob ng opisina, mga leaders yan. Pero bilang lang yung gumagawa ng pangalan. Tama. Bilang lang yung tumatayo. At ngayon po, hindi na importante kung anong background mo. Kasi marami ng patunay. Diba? Halos lahat ng background meron na eh. Tama. Nationwide, tsaka worldwide, background meron na eh. Ang tanging meron lang tanggapin mo ng sarili mo na kailangan ikaw mismo may sarili kang grupo na ganito. Parang ganito. Ako that night.
nung pupunta ako dito para mag-training, tawag dito, gano'ng ka-importante sa akin training? Ang cellphone ko na time, familiar ba kayo 3310? Yes. Yung 3310 ko may stylus. Bakit? Ni keypads, hindi ko kaya ma-afford. Yung keypads na sila-sila na. So, kaya ako ng toothpick. Stylus, di ba? Stylus. Stylus ko, toothpick, di ba? So, ginagano ko talaga. Kaya pag nagre-ring, hindi ko pwedeng, hindi ko masagot. Pwede naglalata ko, bilang, hindi ko masagot eh. At kailangan ko si CR lang ako, hindi niya alam yung toothpick na dito. Text ko sa prospect ko. Yun yung mga pan. Pero yung 3310, kahit ganun yun siya, nasasangla ko po yun. Nasangla ko po ng 1,000 plus yun. Bumili pa ako ng ano, bumili ako. Wala akong cellphone dito, pumunta ako ng Manila. Bumili ako ng bataw dito. Bumili ako ng ticket papunta dito one way ride papunta dito. Para lang matuto kasi wala akong airplane. Para lang matuto, bumili ako ng one way papunta na airplane papunta dito para lang makinig. Okay? Sa 10 pirasong tao na isa na ako sa 10 doon sa office natin sa ADB Avenue para makinig ng TAPS. Ang tawag pa sa TAPS natin before NDO. Tama. New Distributor Orientation. So nakikinig ako doon sa 10 pirasong tao. Tapos maya-maya biglang pagdating ng gabi dumadami yung mga tao. Yan si Upline Direct, yan sila nagbibilog-bilog sa labas niyan. Hindi pa ako kilala niyan. Habang nagbibilog sila, sino ka? Di ba ikaw yung taga-Davao? Oh. Maya-maya kita. Kasi may tambahan kami doon sa Emerald, yung mga networkers doon kami tumatambay. So malupit noon, tambay ako doon. Kami sa kauwi. Diyan lang ako. Nagre-rent ako, pero actually wala akong mauwi. Naghihintay ako ng alas 5 ng madaling araw kasi may yung security guard ng ADB Avenue natin ng office, parang dito yung security guard dito, sige doon. Tinanong ko, Bisaya eh. Sabi ko, bay. Bro, ang bay kasi sa taga Bisaya, bro eh. Sabi ko, bro, saan dito pwedeng makatulog kahit 150 pesos lang? Sabi, sir, walang mahanap. Wala kang mahanap ng 24 hours na 150 dito. Sir, Manila to. Pero meron kami mahanap 3 oras. Alam nyo na yun, di ba? In short time? Yes. Kami na ba kayo doon? Yes. Hindi, may salamin sa gilid. Sa taas, may salamin din. Yun yung mga first time ko nakapasok sa ganun, dito sa may ultra, para lang makatulog lang ng 3 oras. 5 o'clock to 8 o'clock ng umaga. Pagdating ng 9 o'clock, umaga ako sa opisina. Atin na naman ang training na. Okay? May dala akong produkto ng that time, yung produkto ko sa tapat, yung St. Francis, doon ko binibenta yung produkto. Hindi ko siya binibenta actually, nagmamakaawa kung bilhin nila. Okay, ako yung pinakauna siguro ng nagbenta na napakamurang produkto. Kasi wala akong choice eh. Kailangan ko yung produkto ko maging pera kasi kailangan kong bumili ng ticket pa uwi ng tawag. Ganun ka-valuable sa akin yung tinatawag na training. Do you understand? Yes. And wala nga akong upline. Kailangan kong gawin ng ganun. Wala nga akong upline. Kaya lahat sa absorber talaga eh. Lahat. Hirap, pagod po yan. Pero you know what? Totoo yung sinasabi nila. Okay? Yung lahat ng pagod, hirap, puyat, okay, na hindi nakikita ng marami, pag nilagpasan mo lahat yan, sulit lahat ng pagod, puyat, at hirap. Sabi natin ko sa iyo. Hindi ko kayo binabaliw, pero totoo lahat yan, maniwala ka sa akin. Kasi yun yung mga panunin. Ngayon nga, kwento na lang. Minsan nga, ayaw ko maalala eh. Kasi pag naalala ko, tama, ito yung mga, nagtuturo ko yung pagdalawa na ako sa ilito, tinuturo ko, sabi, dinagyan ako, sabi, mami, ito yung mga panahon na naglalakad ako dito. Yung TAF, di ko alam, di pala pwede mag-flyers dyan. Oh, di ba, nakipaghabulan ako sa security guard. Sasakay ako ng TAF na MRT. Bawal din pala kumain sa loob. Galit na galit ang guard sa akin. Diba? Kula na lang, sabi ko, gusto ko ba na extra income? Wala akong choice, kailangan akong gawin. Eh. So, basically, yun yung mga panagsisimula ko. Pero kailangan, itong ang point ko sa kinabendo ko sa'yo, sa inyo, wala akong choice, that's why I step up. Siguro, kung meron akong upline, baka isa ako sa mga taong nag-quit. Kasi alam mo bakit? Baka mamaya, nakasalalay lang ako lagi sa kanya. Nasanay ako na lagi nandyan yung upline ko. Do you understand? Yes. And that time, alam mo yung that time, buti lang ka mo, siguro may reason siya. Bakit kaya tumayo ako ng sarili kong pa. Kailangan kong maging, alam ko lang kung narinyo na itong salita na ito. Kung anong puno yun ha? Di ba? Pag walang alam ang puno, walang alam ang so yun ang sa utak ko, sabi ko, pag wala akong alam at hindi ako matibay, yung downline ko rin, hindi matibay. So ginawa ko, strength ko lahat yun, lahat, lasin lahat. Problema nga ng downline ko, pero problema ko pa yun. Yun yung mga panahon na yun. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, buti na lang kamo ganun nangyari kasi bakit nag-step up. Hindi ko sinasabi, kasi dyan si Upline Mark, na tawag ba dito, na may upline kayo dyan na di kayo swerte. Mas swerte kayo sa akin. Ang kailangan ko lang gawin dito, okay? Ito yung ginawa ko nung nagsisimula ako para makilala ako. Wait.
Hello. Ang ginawa ko, nagpapansin ako. Kasi may nagpapapansin. Para mapansin ako ng board of directors at ibang mga tao. Kasi that time, ang daming kaya mag-uno eh. Okay? Madaming kaya mag-pain eh. Pero meron kumikita na rin. Katulad na kanikita, pero hindi kilala. So ang ginawa ko doon, nagpapapansin ako. Ang ginawa ko para mapapansin, pinarami kong mga resulta ko. Na kahit wala apply na ako, wala akong walang BOD, sabi ko sa sarili ko, ako gagawa, kung baga ba ang tawag sa akin, ako na yung uno. Do you understand? Yes. Kaya saan ako pumunta, makakabuild ako. Kaya ang ginawa ko that time, gusto kong gumawa ng grupo, gusto kong magpalaki ng grupo, na kahit wala si upline, walang suporta ng BOD, gagawa ako. Kaya doon dahan-dahan ako napapansin. Tagtaka ko bigla, tumawag si Boss William sa akin. O Warren, yung mga uplines mo, wala na. Sabi ko, sir, sino po ito? Si William Barbo. Sabi niya sa akin, ah, fine. Boss, musta? Kilala niyo po pala ako? Oh, syempre. Eh, narinig mo yung pangalan mo yung sa kanila. Davao pa. Sabi niya, pupunta ako dyan. Pupunta ako dyan sa Davao. Okay? Book ka ng Jollibee. Book daw ako ng Jollibee. Di ba Jollibee yung presentation Jollibee? Yes. Book ako ngayon. Eh, ito malupit. Nung nag-book ako, sabi ko, kailangan po na yun eh. 100 people po na yun. Ang pumunta, 20. Sabi ko, nagkabot ako. Alam mo ginawa ako? Ikaw lang makalimutan yun. Siyempre, abonado na ako. So, ang ginawa ko ngayon, yung mga pumipili sa cashier, sabi ko, sir, may pagkain sa taas. Hinila ko lahat sa taas lahat. Ayun. Ang umattend lahat sa aking presentation kay Upline William, baliw na baliw siya, hindi niya alam. Mga 8 workers yung pumasok. Bakit? Kinuha ko lang po sa ilalim. Pero kailangan ko magpapansin. Kailangan ko makita niya. Nagigil ako. And that time, sabi sa hindi ko, babibibirit ako. Hanggang the long run time, sabi niya sa akin, hanggang dahan-dahan nakakilala na ako. Warren, goal ka. Ang uno, sa main lang ba kayo mga tao? Sa main lang ba kayo mga tao? Yes. Noong nasa Davao po kami, okay, tatlong UBC yun, bago ko nagkaroon ng main office doon. Unang UBC, nagtayo, nangapital, nagsara. Pangalawang UBC, nagtayo, nagsara. Pangatlong UBC, nagsara. Nandito po kami ngayon sa pagdududiso sa korup, sa dati kasi Rosal tsaka Tech Tide yung sa Israel. Tumawag yung downline ko sa amin, sabi sa amin. Upline, huwag ka nang umuwi. Sabi ko, bakit ako uwi? Wala ka na madadatan dito, wala na tayong opisina. Kinausap ko yung ano yun, kinausap ko yung BOD. Nung kinausap ko yung BOD, sabi ko, boss, ang Davao is one of the key city of the Philippines. Sabi ko sa kanya, yan yung mga sentro. Boss, bigyan mo ako ng quota. Ito manupin. Kinapahan. Ano ba gusto mo mangyari? Bigyan mo ako quota, boss, kahit na malit na opisina, bigyan mo lang kami doon para meron ng bahay yung mga downline ko. Nakikita nyo na yung production namin kahit paano. Alam mo, malupit, kinutahan ako, 100 pay-ins at saka 100,000 na repeats. Bigla ako, kasi kakasimula pa lang namin nung nagpapalaki. 100 pay-ins, medyo that time, medyo simula pa lang, mabigat na yan, di ba? Yes. So sabi sa akin, sabi ko sa 100 pay-ins, boss, paano kung di namin makuha? Kalahati na lahat ng expenses sa'yo. Sabihin, kung ang renta at lahat ng expenses abuti ng 25,000-30,000 pesos, kalahati sa akin, magkano yan? 15,000. Pero hindi ko tinignan, nasasablay ako. Ang tinignan ko, opportunity na magkaroon ng bahay at opisina yung downlines ko sa Davao City. Kinawagan ko tropa yung mga downline ko, bukas uwi ako. Pag uwi ko ngayon, giniting ko yung mga core leaders. Parang ngayon, sampu sila. Ang naiwan na lang ngayon, tatlo. Okay? On that day na sinabi kong kukotahan kami, yung 7, nawala. Tatlo na kami ang natira, nagdagkumi. Na kailangan 100 pay-ins. Sabi siya, wala pa kami kinikita. So, kaya magalala, ako bahala sa kalahat. Kinutahan kami. But you know what? Ang isang bagay pala, pag gusto mo mangyari, at whatever it takes, hindi ka talaga sasablay. Maniwala ka sa akin. From that day on, never kami sumablay sa 100 pay-ins. Ang ginagawa ko para lang maparami namin tao sa opisina. Kami pansit canton. Bili kami pansit canton. Tawag namin doon pansit canton day. Para lang may hakot na future. Tapos pag kasi nagsimula kami, konti lang to kaya pa naglalatag. Kinikwento lang namin yung pag naglalatag pag hindi kami tumingin sa audience. To, na nangyayari sa amin, pag hindi kami tumingin sa audience, pag tumingin sa whiteboard, wala na yung mga tao sa ilalim. Yung mga nakikinig sa amin. Kaya ginawa na yun, pag pansit Compton kami, oh, dumami, doon nagsimula. And eventually, dahan-dahan, nung 100 pages pataas na pataas,
tumawag si Boss William. Kawaran, milipat na tayo ng opisina. Sabi siya, sige sir, sige, kahit mga twice lang na gaya itong opisina. Hindi, ang kukunin natin two-story na opisina. Kaya nagkaroon ng 82-story. Sabi ko, boss, alam ko na kasunod na. May kota ka na naman bibigay sa akin. Pero saanay siya sa akin. Kaya ako po, kaya may kikweto kayo, dudugto ko yan. Kota sa akin. Pagdating sa main office, hanggang dalawa lang tayo, three-story yung office natin ngayon dito sa Davao City. Pero ngayon may bago tayong office yung buong second floor sa Davao City. Lahat yung may kota. Kaya ako po, kami ni Boss William, simulat sa pool. Okay? Sa lahat, marami naman ang nakwentuhan. Halos lahat ng meron akong grupo, may kota ako. Uy. Yung Bahrain na grupo ko, may kota yun. Yung Nigeria, okay. Kaya araw-araw yun, 24 hours. Okay, may meeting na naman ako ng Bahrain, alas 2 sa madaling araw, alas 4 naman sa Nigeria. Grabe. Iba ang galawan, alam mo sarili mo may target ka. Tama. At kahit kinotahan ako ng datang app ng ni Boss William ngayon, even before pa, okay, ibig sabihin, ang laki ng tiwala niya sa akin. Hindi ko siya tinitin, ako lang, grabe ka naman, ba't makakota? Laki na ano lang. Diba? Simula, ganun ang naging mindset ko, na gusto ko. Kaya hinihintay ko na may kinatagta-target na ako, may target. May target ako sa kukotahan pa kung malupit pa. Kaya siguro yung isa sa reason yun kung bakit tumataas yung income ko. Umabot ng 1 million, 800, 1.1, 1.2, 1.5, so on and so forth. Kasi nga, may target lahat ako. At yun, magdiretsahan tayo. Dito, kailangan nyo pagpraktisan na galingan nyo dito sa main office. Kasi darating ang panahon, wala kang magagawa, kakalat at kakalat ang grupo. Tama. Darating pa naman, may grupo ka na sa Pampanga, may grupo ka sa kung saan sa lugar. Hanggang doon lang tayong Visayas sa kami lang. Pag hindi ka marunong mag-lead sa grupo mo or magpalaki ng grupo dito sa main office, maniwala ka sa akin, mahihirapan ka nationwide. Tama. Kaya kailangan nyong gawin, ngayon pa lang gawin yung, ano tayo? Kotahan nyo. Kahit hindi magkukota si Applied Marks sa inyo, kotahan nyo sarili nyo. Ilabas nyo yung galing nyo. Tama. Okay? Kailangan mag-visualize nyo na habang nagsasalita ako dito, next time, di ba, ganito na rin mangyayon sa'yo, kayo na naman nagsasalita sa harapan, mga leaders naman ng mga ibang grupo or sa grupo mo yung nagsasalita ka. Di ba? Next time, may sarili ka ng gathering. Next time, may sarili ka ng network, may sarili kang bilog. Di ba? Next time, nadarating yung panahon. Ako, ganun ako mag-isip eh. Nung may mga nag-ina-award na sa taas at nasa baba ako, tinitingnan ko sarili ko, saan ko dati pa rin ako pumunta. Nakikita ko yung mga grupo, may mga bilog. Dati pero may bilog ako. Nakikita yung kotse. Kaya may iba may mga dito sa Manila nung wala pa akong kotse. Hinihimpin. Ano? Tatang-tang-tang sa Tagal niya? Yung ginagano ko? Hinihimas ko. Magiging aking ka. Buwang na buwang talaga ako. Parang pasensya na po. Ganun ginagawa ako. Magiging aking magkakaroon din ako nito. Pag nakita ko yung grupo that time. Ako may... Ganun ako ugali na... Pag gusto kong kipag-compete lagi kasi player ako ng varsity sa table tennis. Ginagano ko talaga. Ba't buwang na buwang ako? Nanggigigil ako. Alam mo, kailangan nyo gawin, kailangan natin gawin lahat ha? Okay? Kailangan ilabas nyo yung galing niya. Ilabas nyo yung galing niya. Okay? Lalabas yung galing mo pag malakas ang loob mo. Di ba? Kasi pag malakas ang loob mo at makita mo sarili mo ng darating panahon, 'di ba? Sa leader na sa grupo ni Upline Mark Polmano, ikaw yung pader. Tama. Dapat ganoon. Parang sa grupo ni kasi si William Barbo, may network sila, 'di ba? Herbie, which is kayo, kay Sir Herbie kayo, 'di ba? Tapos si Oliver Chua, si Perchance, kami naman si ni Barb nila Ad Bacho, kay ano Barbo, kaya tawag sa amin Barborians. So, ganun yun, di ba? Father ako ni Applin William. Sabi ko, di pwedeng hindi ako malakas. Kaya hindi ako pinipigilan ni Applin William. That time, yung sisimula kami. Kasi tututulo ako ng imputing eh. Tututulo ako ng laki ng grupo eh. Di ba? Tsaka, nung nakikilala ako ni Applin William, yung mga panahon na pinapagalitan ako, na-try niya na ba kay Applin Mark yan? Dapat lang. Kasi ako, leader ako, pag tinatanggap ko yung pagkalalapag kinukorek, gusto ko yung may kinukorek. Kasi that time, wala nagkukorek sa akin. Tama. Kung ba wala akong kamali-mali, di ba yung pala, mali na pala ginagawa ko. Naalala ko that time, naglalatag ako. Kasi that time, di ba sa forever, may points. No, kaya, nung unang latag sa amin, akala ko may points. Yung, di ba, one left, one right. Akala ko that time, 100 points left, 100 points right, 1-5. Akala ko ganun. Nung pumunta si Applin William sa dato, sabi niya sa akin, anong nilalatag mo? Ibang kumpanya ka na ba? Kasi walang natuturo.
true sa akin. Di ba? Nagigat siya sinasabi ko. Ang malupit nun. Na-duplicate ko po sa mga download ko. Tinawag ko yung mga download ko. Hey, mali na yung presentation natin. Wala kasi nagtuturo. Walang nag-check. Walang nag-correct. Walang tumatap sa shoulder. Kaya ako, inaasam-asam ko na may mag-correct sa akin. Mas gusto ko yun. Tama. Diba? Parang ang anak, parang ako, may anak na ako. Pag wala, di ko i-correct yung anak ko, maniwala ka sa akin, baka papariwara yan. Tama. Same thing sa ginagawa natin. Kaya ang swerte mo pag in-apply, pag kinokorek ka ng apply mo, hindi not only yung apply mark, yeah. Sa inyo, even yung mga applies yun, pag kinokorek kayo, even mas malaki production mo sa kanya, pag kinokorek ka, magpakorek ka. Tama. Magpakorek ka talaga. Kasi, ang full man, hindi nagpapakorek yan. Yung mga wise man, nagpapakorek yan. Tama. Kasi habang na kinokorek ka, ako katulad ko ngayon, kinokorek pa rin ako ng Plain William, tumatawag, nalala ko that time. Bago lang, ito lang, sabi sa akin ng Plain William, tumawag. Kasi nalaglag ako sa top earner dito sa Premier, kasi nga, last year, alam mo naman yung ano eh, alam niyo naman yung nangyari sa atin last year, di ba? Nalugtay ng konti. Nakatutok ako sa local, tumawag sa akin. No? Parang nag-mentoring ako sa mga downline ko leaders. Tumawag. Warren! Warren! Hindi ko nakikita yung pangalan mo dito sa Premier, ah. Sabi niya, ah, pasensya na. Oh, ano nangyari? Uy. Sabi niya, ito sakto-sakto yung word niya sa akin. Seasoned networker ka. Tayo yung balahibo ko. Seasoned networker ka. Huwag mo ako bigyan na rason na tumuto ka sa local. Bumawi ka sa Premier. Binabahan ako phone. Para ako nagme-mentoring sa iyo ngayon, tumawag kaya, sabi ko sa mga dawalik ko siya, Boss William, Boss William. Pinagalitan ako. Sabi, season network ang binabahan naman sa cellphone. Sabi ko pa, sabi ko sa mga dawalik ko, sana nga ako banda. So yun, ngayon, dada kami buyubirit ng mga premium. Kasi nga, sabi ko sa sarili ko, mas gusto ko yung may nagko-correct, may pumapalo. Do you understand? Yes. Kaya pag may upline ka, you're so very lucky. By my record, even the upline, even yung cross lines mo pagka nakita, kasi walang makakita ng mali mo, hindi naman ikaw eh. Ang makakita niya, minsan nasa paligid mo eh. Kaya magpa-correct ka lang talaga. Ako nagpa-correct ako, dahan-dahan, next step up ako, hanggang the long run time, ako nagkaroon ako ng responsibility and dressahan po tayo. Leaders tayo lahat, alright? May mga responsibilities tayo na whether you like it or not, na kailangan mo siyang tanggapin. Tama. Marami kayong matutunan dito. Yung matutunan nyo dito, ibang klase ito eh. Kasi, kaya nga body and soul eh. Parang katawan hanggang soul, babaguhin ka talaga eh. Ibang-iba. Kaya pansinin mo, iba na magsalita yung mga dating katulad niyan. Si Promodizer, si Apple Mark, di ba? Stockman. Stockman. Hmm. Ako, messenger. Okay? Ibang-iba na kami. Kasi bakit tumibay kami dito eh? Tama. Kahit ano, ibatun mo sa aming problema, wala kami pakailam dyan. Tama. Diba? Wala akong pakialam din sa mga problema sinasabi mo, na bawasan kami. Wala akong parang gagawa akong bagong grupo. Tama. Mga ganun mga bagay. Kailangan palabang ka. Sa negosyong ganito, diretsahan tayo, kailangan palabang ka. Kailangan magpalaki. Ako, medyo masama pa rin. Kailangan. Mamaya, may meeting na naman ako mamaya. 24 hours ako humahato. From umaga hanggang hapon, hanggang gabi, tapos hanggang madaling araw. Tapos iikot pa ako Visayas tsaka Mindanao. Even international. Sa Nigeria nga, grabe. Nakwento ko na pa sa inyo yung Nigeria? Okay, Nigeria, grabe yun. Pagpunta ko sa Nigeria, grabe. Hindi ano. Okay ba? May time limit ba ako? Wala. Ito na, ito na tayo. Yes. Sa Nigeria, grabe. Baling na baling ako sa Nigeria. Pagdating na pagdating doon, dito, di ba dito korap? Doon, napaka-korap. Pagdating mo, paglabas mo, akala mo, tuwang-tuwa, saka-smile lahat sila. Di ba, buti mo sa passport, give me 100 naira. Sabi mo eh. You can't go out, like, you can't pass through if you don't give me 100 naira. Mura lang yan, maliit lang yung 100 naira. Okay. Maya, meron na naman, ha? Grabe, may alam, hindi pa kami nakalabas. Ang daming toll gate. talaga humihingi sila. Talaga. Grabe, paglabas namin doon, diba? Sabi nung isang nagsubo sa amin, oh, sir, now you understand. Sabi sa akin. Yes, I understand. So doon kami ngayon. Talagang sobrang probinsya yung Nigeria. Ang sweldo ng Nigerian, mga minimum wage nila, 18,000 naira. Sa Philippine peso, 2.5. A month. Pero ang grupo ng Uno Premier sa Nigeria, nasa 12,000 Uno Premier members na doon. Ang one week niya, 12,000 na yan. Hindi yan siya ad accounts, ha? One account lang kita sa Premier, ha? Yung 12,000 plus na yon, tao yun. Grabe. Pero, alam ko sabihin, 2.5 lang yung kailang presweldo, pero nagawa nila parang
Pumunta kami dun sa Nigeria, sisigaw. Ay, mahilig sila sa sounds, yung mga drums. Ang sigaw nila, hindi sila Uno. Yuno. Yuno Premier, no more sickness. Sisigaw sila, 20, 30. Nakakatayo ng balik ko. Kasi bakit sa Nigeria, sobrang grabe ang sakit doon. Tapos, so lumipad kami sa isang lugar, Enugu. Nung lumipad kami, sabi sa akin ni Sir Gary, dalawang ride tayo. Akala ko dalawang ride. Lampag na plano, lilipad ulit. Yung pala, sasakay kami 4 oras. Sa isang van na naka-tint. Kasama ko yung leader ko isa na Diamond Executive ring ngayon. Bumiyahe kami yan. Every, hindi ako ang bilis niya pagpatakbo, 150, 170. Oh. Wow. Alam mo, sports ka. Kasi nasa likod na ba, nakikita ko yung metro. Sabi, and every 15 minutes, mayroong checkpoint. Sino naglaro sa inyo ng Counter-Strike? Nakikita ko lang yung AK-47 doon. Diyan na si Juana Trinidad. Every 15 minutes, may checkpoint. Hindi ako natatakot, natatakot ako kasi yung downline ko, kinakabahan din. Sabi ko, power ko. Buti na nakamo, sanay ako sa ganun. Nalala niyo kwento kanina? Yes. Kotobato. Kotobato. Yes. Yung pala, ito lang yung tandaan. Yung mga bagay-bagay na nadadaanan nyo everyday ngayon, preparasyon niyan siya pag nalagpasan mo sa darating na blessing at pagsubok, inalawangan tayo. Yes. Hindi ako sanay. Talagang mag-equip ako doon. Hindi ako sanay. Wala. Kasi buti na lang kamo nadaan ako yung ganong klase. Kayong pala, kasi preparasyon pala yun. Kasi may kakaroon ako ng organization sa Nigeria na ganon. Kaya this coming February, babalik na naman kami doon. 3 weeks na naman kami doon. So basically, yun ang pupunta namin doon. Grabe, takot ako. One hour to two hours, takot ako sa, yung, alam mo, pigil-lapig ka. Pero okay lang, bahala tayo. Nawala lahat ng takot ko nung nakita ko yung mga downline ko. Tapos nung paglabas ko, tagtugan sila, nagsigawan. Our upline is here. Upline! Eh may mga Nigerian din sa baba, nagtinginan lahat. Kasi upline rin sila lahat, eh, di ba? Tinginan sila, pagtingin na lang, lahat sila tagtakbuhan. Niyakap nila ako, ang lalaking mga tao, apply! Kanta nila mga klase, ang lalaki. Pwede ko kayo lang sa naging laki. Baho. Yung amoy. Okay. Alam mo, ganda kasi bakit? Baliw na baliw ako doon. Sisigaw kasi, you know, Premier. Baliw na baliw, mga ibang lahi. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi sa akin ng leader ko, sa apply, tomorrow, we'll be having an event, a season event. Okay, I'm very, very sorry. Only 1,000 will attend the event. I'm expecting 4,000 people. Sabi ko 1,000, ay, maliwan to. Alam naman, di ba? Nambakaliw to. Baka 400 lang to. Alam malupit, kinabukasan, akala ko 400 lang. Ang dumating, 1,982. Alam mo lang akong Pilipino. Isang napakalaking stadium nila. Parang siyang, ano, parang dalawin mo tong, ano, tong Great Hall. Pagpasok namin, bulaga ako. Kasi ang sumalubong sa amin, dalawang security. Apat na security, may dalawang AK-47, dumaan kami. Nagtatalo na lang sila, you know, Premier, no, ah. Ngayon, tumatayo pa rin balay ko. Sarap ng pakiramdam. Ano mo bakit? Bakit ba? Kami yung bakit. Bakit? Kalahin mo kung nag-quit ako that time. Kung tumigil ako, akalain mo nung nawala daw yung apply ko, siguro I have the capacity na pwede ako mag-stop. Walang opusina, meron akong dahilan para mag-stop. Mga downline ko, nagre-reklamo. Mga downline ko, nag-aano sa akin ng mga problema that time nung mga panahon nagsisimula pa lang kami. Kasi ako yung shock absorber. Kasi wala pa kami yung opusina that time. Kung nag-quit ako, nag-quit kami. Malamang hindi ko may experience yung mga ganun. Do you understand? Yes! Yung mga bagay-bagay pala na nararamdaman natin ngayon, na na-injang ka, pinangakuha ka, hindi ka na, hindi nag-train, or may grupo ka biglang nawala. Ibig sabihin pala, preparasyon lang pala yan sa mga tamang taong papasok sa grupo. Tama. Ay, hindi na yun. Kaya huwag kang mag-ano. Kaya enjoy, kaya nga, tama yun eh. Enjoy mo yung journey. Kasi dito, ini-improve ka personally dito sa negosyo natin. Na dahan-dahan mag-i-improve ka. And whether you like it or not, yung value mo, tataas at tataas. Yun ang kailangan mangyari sa atin lahat. Do you understand? Yes! Kung anong mga resulta meron kami ngayon, isa manifestation lang yan sa mga hard work, sa mga lakas trabaho, sa hataw. Kung ano meron kami. Kung si Mark Poluano, gumastos ng 150,000 pesos sa Hong Kong. Uy, hindi basta-basta yun. Hong Kong, magkano nang gagawin sa isa? Pero nag-30,000, 40,000, kaya okay na yun. Pero sila sumobra, almost 200,000 sila.
Sabi, dapat lang kumataw sila eh. Do you understand? Yes. Kung ano mang meron kami ngayon, kung ano mang meron kami, manifestation lahat yan. Ang nakikita lang kasi na maraming tao, may kotse, sports car, bahay, travel around the world, di ba? Ngayon, post ako ng post ng mga pictures ngayon ng travel ko around the world. Grabe. Yun ang mga ganong mga bagay-bagay. Yun yung mga panahon na manifestation yan. Kumbaga, sa mga trabaho, hataw, di nakikita ng mga tao yung mga kampano namin ginawa lahat yan. Do you understand? Yes. Maintindi yung sasabi ko. Yes. So, same thing sa ginagawa natin ngayon. Maaaring ngayon, hindi nakikita ng mga darling mo yung ginagawa natin ngayon dito. Or paglabas dito, di ba, pag-uwi mo sa bahay, kalaban mo, tatay mo, nanay mo, asawa mo, hindi nakikita, hindi mo nakikwento sa mga ano yan. Do you understand? Yes. Pero huwag ka magkailan, meron tumitingin sa taas. Walang anong biro meron yan. Okay? Yung lahat ng mga pinaghihirapan natin everyday, sacrifices everyday. Okay? Lahat ng yan, sulit na pag nalagpasan yung maniwasan sa ang sarap ng pakiramdam. Babaliwin ko kayo, di ba? Anytime, pwede kami pumunta ng Hong Kong. Ngayong November, Hong Kong na naman kami. Tapos ngayong December, inisipin dahil kung mag-Dubai kami. But kasi every year, ang target namin every year, 4 times kami lalabas na walang uno. Yung bakasyon lang. At isang bakasyon doon, puro ano, isang major na bakasyon. So last year, nag-Christmas kami sa Europe, di ba? Grabe! Gusto ba yun? Yes! Nakapunta na ba kayo ng Europe? Hindi pa! Gusto nyo ba pumunta? Yes! Sarap sa Europe. Nung nasa Europe, pag-land ng land, buwang na buwang talaga ako. Picture ako talaga yung paa ko. Picture ako. Yung anak ko, ano pa yun eh? Ano, tama siya lang. 4 ata or 3 years old. Ay, 4, mga 4 years old. Sabi ko sa anak ko, Nak, do you know where we are? Ah, sabi na. Paris. Nakaayopan. Sarap batukan. Kasi mapano na 4 years old, 5 years old. Huwag ako, ang nilalaro ko, tumbalata. Tumbang preso, tekso, di ba? Patintero. Tapos, di ba, doon kami sa gubat lagi, sa mga ano, naghahanap ng gagamba. Tungtuwa na kasi gagamba, nag-aaway ng gagamba. Samantala siya, 5 years old, 4 years old, Paris na siya. And tinanong, tinanong ko yung kanyang passport na 15 countries na pala naikot niya. Grabe. 5 years old. Isipin mo kung nag-quit ako. Isipin mo kung hindi ako nag-step up. Di ba? Nag-guess yung sasabi ko? Yes. America, gusto niyo pumunta? Yes. Alam mo, masarap pumunta isang lugar na walang boss. Ano? Lalo pang marami kang pera. Sarap doon. Lalo sa America, napakamura niya. Ang bilihin, pero yung gasos doon mahal. Pero yung mga shopping doon, napakamura. Kaya ginastos ko doon that time, ang lipad namin, 250,000 pesos. Ticket, siguro mga 1.2 million. Grabe! Muro. Papapamura. Papapamura ka din. Punta kami San Francisco. Sanfo. Sanfo na, kinakapunta na ako eh. Yung San Francisco, shortcut ng Sanfo. Pag ano sabi sa yung Golden Gate, eh sabi ko, alam ko yung mga bridge lang, yung mga parang katulad ng mga bridge na natin dito. Eh yung tulay doon, pagdating naman, eh fog. Fog, sabi ko, parang fog. Maya-maya, di ba, grabe. Biglang bumukas yung fog, lumabas yung ano. Ah, sarap ng pakiramdam. Woohoo! Nakakabali, buti na lang may grapes eh. Buti na lang may gluta. Buti na lang talaga may uno. Naramdaman mo na namin na yun. Sarap! And every now and then, yung mga bagay-bagay na meron kami. Nababaliw ako, ayun yung bahay namin. Kung pumunta ako rin sa Manila, kwento ko na lagi eh. Kwarto namin, napakaliit. Diba ngayon, may bahay na kami. Ngayon, kahit na awayin ako ng misis ko, ng problema. May kondo ako sa Boni, may kondo ako sa Lentay. Kahit awayin niya ako, alalayas ako, alam niya ka rin pa saan ako pupunta. Tapos, kung kukunin niya yung susi sa akin sa kondo, okay, tama. May anim naman ako ng kotse sa kotse. Ganyan ako tulog sa mga kotse. Di ba may choice na? Tama. Yes. So, kahit awayin ako ng misis ko, okay lang, may choice na ako. Tama. Eh, joke lang. Nakakatuwa. Yung misis ko, nakakabaliw. Kasi yung Millionaire's Club, na yun yung very supportive yung mga. Kaya dito pala pag may partners, support your... Yung dati kasi si misis, 3 years ago lang siya sumali sa akin. Hindi niya maintindihan yung trabaho network here. And yun, nang tuuno na siya, kasabay ko siya, ay dito pala. Tinatanong niya ako lagi, Daddy, yung mga panahon na ganito ang mga sitwasyon mo, anong ginagawa mo? Yung nasa opisina ako. Sino kasama mo? Sabi sa akin, wala. Koko-coffee lang ako dyan. Tapos maya-maya, punta ako ng antipono, makikinig lang ako sa sounds. Tapos, isip ako anong gagawin ko para magsosolve ng problem.
Kasi sa, pag ikaw leader, hindi ka magiging leader pag hindi ka nagsosolve ng problema. Every now and then, may problem ka talagang dapat isolve. Tama. Ang leader, problem solver yan. Tama. Diba? Kung ang downline mo walang pain, si-solve mo, paano siya magka-pain? Tama. Kung ang downline mo nawala ng downline, to-solve mo, paano siya magkaroon na pala ng aking grupo? Tama. Whether you like it or hindi ka matapos-tapos ng problem solving. Up until now, pag nag-network ka, problem solving na din. Do you understand? Yes. Kaya pag wala kang sinosolve na problema, ibig sabihin, kung leader ka, at wala kang sinosolve na problema, ibig sabihin, hindi ka humahanap. Tama. Ang malupit, baka ikaw pa yung sinosolve na problema ng upline. Tama, mali. Tama. Diba? So, basically, ikaw, ano ka, tayo ka talaga. Binit talaga. Sarap, lahat na ba kayo may kotse? Next year ba lahat pa kayo magkakotse? Yes! At ako, 6 months to 1 year, binit talaga. Yung bibili nyo kotse lagi, yung gusto mo. Okay, kahit na mura siya, pero basta yung gusto mo. Okay? Di ba, alam niyo naman yung kwento ng ano, di ba? Alam niyo naman yung kwento ng, ano ba tawag ito? Yung, anong gusto niyo, bangga or ubas? Ano masarap, bangga o ubas? Ubas. Bangga. Ulitin ko, ano masarap, bangga o ubas? Ubas. Bangga. Sabi niyo bakit? Bakit? Okay. Gusto ko yun eh. Nangingialam kayo. Tama eh. So paglabas ng kotse, di ba? Kung ano kotse yung labas mo, bahala ka. Walang pakalam kami dyan kasi bakit gusto mo yan eh. Tama. Do you understand? Yes! Kaya ako sabi sa itong lalabas ako, gusto ko to eh. Wala kong pakialam sa akin, di ba? May maraming mga taong gano'n, di ba? Eh, pangit yan. Pakialam, aking pera to. Pera ba to? Do you understand? Yes! So, yun, ilabas mo yung gusto mo talaga. Eh, yung tipong mababaliw ka. Tama. Kaya ako ginagawa ko lagi. Ngayon, nag-google na naman ako mag-ano. Siguro mga 1 year from na ulit, or 1 year and a half, or 2 years. Yung Ferrari. Boom! Ferrari talaga. Baliw na baliw ako. Meron akong, pag kumikita kasi ako, meron akong tinatabi na budget for my dream car. So, meron akong budget na tinatabi naman for my dream house. Kasi yung first house namin ngayon bahay. First house, ito pa may first house meron. So, yun yun. Nagtatabi-tabi ako. So, lagi ganun. Yung tipong gigil na gigil ka. Gusto ko eh. Sabi ng mga downline ko, pwede ka mag-lambo? Yung mga downline ko sa ano. Pag ako ngayalam ka, ay gusto ko Ferrari. Ikaw, bumili ka, gusto mo yun. Kaya sabi ko, doon ako nakangin, baliw na baliw ako. Kaya kayo, maniwala ka sa akin, tawag dito, baliwin yung sarili nyo. Tama. Yung tipong, pag nangarap ka, alam mo sarili mo na makukuha mo. Yes. Kung baga ba sa utak mo pa lang, what you conceive and believe, it will achieve, di ba? Tama. The first battle magsisimula sa utak mo. Pag sa sarili mo, alam mo na, tanggap mo na, makukuha at makukuha mo, diretsahan tayo. Flashback mo lang siya ng konti o mag-atras ka lang ng konti. Alam mo kasi, tanggap mo lang, kukuha mo eh. Atrabahuin mo na lang siya eh. Tama. Ako sabi ko sa'yo, 2 years, 1 year and a half to 2 years from now, alam ko talaga may Ferrari ako eh. Tama. Kaya pa ba? Okay pa ba kayo? Yes! Ano tayo? May mga questions kayo? Yan. Tumantuan. Tignan natin kung kaya kong sagutin ah. Yan. Paano ko mag-duplicate? Ano? Lead by example. Yan. Pag nagduduplicate kasi ako, di ako pag nagduduplicate, kunyari, tuturuan kita ng nagnyaplo, ano naman kita. Pero hindi laging ganun. Ang ginagawa ko talaga sa kanya, kaya ang lagi kong magic word, pagurin mo ako ng tao. At first, alam pag-prospect, downline kita kakasimula pa lang, or mga, ano, pagurin mo ako tao, para makita mo, on hand, or on the spot, kung paano ko siya ginagawa. Ganun ako magduduplicate. Kasi pagka dinuduplicate, kasi marami akong mga, ginawa ko dati, nagsisimula ako, tinuruan ako lahat. Useless pala yung turo ng knowledge na binigay mo pag hindi naman niya in-apply. Tama. Tinuro ko na. Alam na ang TAPS. Alam na FSO. Ako lahat gumawa nun. Tinuro sa kanya. FSO, TAPS. At that time, meron pa tayong loading-loading. Tinanggal natin yan. Kaya pag may mga babaliw sa inyo na loading, huwag kayong mababaliw. Alam, dumaan na tayo dyan. Tinuro pa yung loading. Tinuro ko lahat. Tinuro ko lahat siya. Alam mo yun? Tinuro ko na lahat. Ang nangyari, is type na tinuro ko lahat na para magawa niya. Ang nangyari, sa akin sila nakasalalay. Yun pa yung mga top tao na mabilis nag-quit. Tumigil. So, ang ginawa ko that time, sabi ko, para maturo ako siya na maayos, ako una. Kung gusto ko siya mag-invite, ako mag-invite. Kung gusto ko siya mag-training, ako mag-training. Kung gusto ko siya ng mapalaki grupo, magpapalaki ako ng grupo. So, laging dapat ikaw yun na uuna. Tama. Ganun. Then, ang duplication ko usually, tama yung tinuro ni Applied Mark sa grupo namin that time. Ganun ang ginagawa ko yun. First to five. Kilala ko lahat yung first to five pagpapalima. Hanggang lalim. Invite ka na, sumali ka, ako bahala sa'yo, pakapapa. Parang lahat kayo direct ko. Tama.
So, ang ginagawa, ang tayo ang ginagawa ko lagi na, yan, patatanong yung tanong sa akin, Uptime, paano mag-invite? Halika, tama ka. Uptime, paano maglatag? Halika, bigyan mo ka, ako maglatag. Yan. Then, hindi ako nag-baby ng downline. 2 to 3 months lang yan. Tama. Tapos, support na lang ako lagi sa kanya. Kaya, kailangan pagurin mo ako 2 to 3 months time. Pag hindi mo ako pagurin, may mga taong magbabalyo ng oras ko. Tama. Doon na lang ako tutunog. So, doon na lang mag-duplicate. Basic yun, sir. Lead by example pag nagtuturo. Tapos, syempre, kailangan nakikita sa'yo. Tama. Tama? Kasi mahirap magturo pag hindi nakikita sa'yo eh. Tama. Mag 15 accounts ka, hindi ka naman 15. Tama. Tama. Diba? Mag-invite ka, hindi ka naman, mag-invite ka. Ay, ba't di ka nag-invite? Diba? Minsan nga, pag magturo ka, tapos mamaya hindi nakikita sa'yo, ang mangyayari dyan, ikaw pa ngayon yung magkakaroon ng kasalanan. Tama. Yan. So, ang ginagawa ko is, I see to it na, kaya kami, lagi kami, katagdagan yung ginagawa ni Uptime Mark, yung laging nakikita lagi sa Facebook na yung mga activities, para makita na, lalo sa akin, nationwide ako eh. Kaya lagi ako nagpo-post ng mga activities, group chat namin, tuloy-tuloy lahat, tuloy, kasi para makita nila, paano namin ginagawa. Tama. Tapos, nagre-record ako nyan. Meron akong, si Mark, meron siyang MP3s, meron na akong training sa, So, tinuturo ko lahat sa mga downlines. And whether you like it or not, ito nga pala, whether you like it or not, kahit anong turo mo at anong duplicate mo sa kanila, at anong tulong mo sa kanila, meron at meron pa rin silang masasabi. Tama. Do you understand? Yes! Kaya itong downline ko, okay, binigay mo na lahat, tinulungan mo na, kumita. Tinulungan ko na siya ng todo, meron pa rin siya masasabi. Sabi ko, power ko. So, sabi ko, kaya ginagawa ko lang. Anong ginagawa ko? Para lang, normal, naranasan nyo rin ba yung gano'n? Yes! Yung ka-downline ka, grabe, binigay mo na nga lahat. Diba? Pero tumalupin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya natutunan ko na yan. Okay? Huwag mong i-please yung mga downline mo na lang. Basta, ano yung kaya mo itulong sa kanila. Basta wala kang tinatapak na tao sa kanila, doon mo itulong. Tama. You understand? Yes. Kasi wala namang perfect na upline. Tama. So, panituro ka, ako panituturo, duplicate lang ng, gano'n, lead by example. Tapos may mga, mahilig kasi ako mag-organize ng mga, yung mga papel. Ayan, prospect list. Ito prospect list ko, prospect list mo. Kung ano kami, kung pera ka. Ilan na na-invite mo, gano'n. So, kailangan lagi makikita mo na sa akin. Even pag we-build ng organization. Ayos. Yes! Meron ka naman, ilan na tao mo ngayon? Sa update of, bilang pa lang sa kami yung sa update. 1 to 10, mga ilan? Tatlo, dalawa. Napalaki ko yung buong Davao, apat lang kami leaders. Grabe. So it doesn't matter yung numbers, ang importante ilan yung posting. Tama. Kaso opinion yung problema ko kasi kalamihan sa kanila is, maliban sa part-time, is malalayo. Okay, ito. Ang ginawa ko before when I started, nung simula ako, nag-network ako, umaga hanggang tanghali, di ba flyers ako noon, prospecting, 1 o'clock to 4 o'clock, dami kong downline. Pagdating ng 5 o'clock onwards, wala na akong downline. So, bakit kaya ganun? Yung pala, na-invite ko yung mga estudyante. So, 1 to 4. So, ginawa ko ngayon, 5 o'clock to onwards, kailangan ko magkaroon ng network na walang trabaho ng 5 o'clock onwards. So, ginawa ko ngayon, tumambay ako sa SM, tumambay ako sa Starbucks, tumambay ako, doon ako nagpa-flyers, doon ako nag-ano. Kaya dahan-dahan, nagkaroon ako ng network ng 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, 12, ganun. Ganun ang ginawa ko. So, hindi ako nakasalalay sa existing kong mga downlines kung kailan lang silang oras umagaw. Tutulungan ko pa rin. So, yan. Kaya pag may downline pag-direct ko, tinatanong ko siya, anong oras mo kailangan ito? Kaya mo itong gawin? Upline, 1 o'clock to 4 o'clock ng hapon. Kasi may work ako ng 5 o'clock onwards. Okay, kaya mo ba i-commit yun? Kasi magkukommit rin ako sa'yo. So, hindi ko pwede siya i-push ng 5 o'clock onwards kasi ang bakante lang talaga niya, 1 o'clock to 4. So, doon ko na siya tutulungan. So, ang gagawin ko ngayon, gagawa ko ng bagong grupo from 5 o'clock onwards. Back to basic ako ulit ng flyers. Di ba, alam niyo na yung 4 stages of network marketing, di ba? Invitation, building, establish, and sustain. So, balik ako ng invitation ulit. So, build ulit. You understand? Yes. Kaya sanay ako sa, kaya 24 hours ako. Umaga, hapon, puro Pilipinas, pagdating ng madaling araw, puro iba't ibang bansa. Yeah. So, ganun yung ginagawa ko. So, yung downline mo na part-time, ako sa show ko, kahit i-push kasi natin yan siya ng humato ng todo. Kasi yung 24 hours niya. At kailangan mo lang kasi gawin, mahabit niya na lagi kasama tayo. Kasama siya po. Mga panahon na kailangan siya magbigay ng commitment sa'yo.
Okay, bilitin mo talaga na mababaliw siya, yung mindset niya, maging uno talaga. Hanggang the long run time, siya na magsasabi, magre-resign na siya kasi kumikita. Understand? Pero, habang ginagawa niyo, gawa ka ng gawa ng panibago. Ang tawag, ako kasi, hindi ako, di ba, sabi ko nga sa inyo, hindi ako, laking binary yan, left and right. Go wide ako eh. Sabing go wide. Ito lang yan, ang lines ko ngayon, 14 lines. Drop it. Okay. 14 lines. Oo, 14 lines. Kaya, lapad talaga siya. Ngayon, bumubuo na naman panibago ngayon, times 7. Grabe. Yung tipong pag nag-pay-in sa akin yung pera mo. Kasi na yung income ko. Nanganin siya. So, ganun lang. Saktuhan lang. Kasi pag ako, ginagawa ko, pagka pinupush ko yung mga downline ko, parang sasabihin pa lang, parang, si Uptime, lagi ako hinahano. Diba? So, parang iisipin pa na. So, ginagagawa ko bagong group. Nasagot ko ba? Yes. Okay. Yes. Yung sa akin yun, depende, case-to-case basis yun sa akin. Ilan yung tatlo? Kasi ako nagsimula ako sa uno, apat na pinasong tao. Yung apat, kasama na ako doon. So, tatlo damay. Di ba naalala, sabi ko, sampu, tatlo na yun. Tigtung-tung-tung lahat yan. So, apat ako na nag-invite na marami, umabot ng 100, nang-iwan, sampu lang. So, invite naman kami marami, to 200, ang mga leaders talaga ng mga posted, 15 lang. So, dahan-dahan habang lumalaki ng mga natin, hindi kasi lahat, hindi kasi lahat, agilay. Tama. Diba, nakwenta naman sa inyo, diba? Sa ganitong klase negosyo, tatlo yung ibon na makikilala mo dito. Alam niyo na yun, diba? Yung pabo, manok at saka agila. Alam niyo na ba yan, diba? Hindi pa. Ayun yung, kung unang-unang makikita mo sa downline dito or even mga invites mo, first is manok. Alam niyo mga manok? Yes. Manok, pag nilatagan mo ng pangarap, alright, para siyang binigyan mo siya ng steak. Ang gagawin niya lang sa steak, ang sarap ng steak, di ba? Bagong luto, tutukoy niya lang yan. Hindi niya magugustuhan, babalik siya sa palay. Isang kahig isang. Ganyan yung mga pagka, dito yayaman tayo, yayaman, di ba? Nung nakatanggap lang na discarded, siya na super, babalik sa employment. Di ba? Kasi mga manok eh. Nagigas yung sasabi ko, ayun yung mga manok. Kaya pag may mga prospect or downing kang ganun, ay, manok to, manok. Ay, yung mga puro sat-sat. Even mga prospects, may mga pabo rin, di ba? Alam ko na yan! Pero pag binulaga mo, di ba? Ba, ganun-ganun. Kasi parang pabo rin, parang wala ka yan. Kasi walang kaalam-alam eh, di ba? Tatakuti mo, lakas-lakas ng salita. Pero pag tinakot, ay yung mga ano, may prospects may ganun, may mga downline tayong mga ganun. Yung pabo. Okay? Ang inaanap mo dapat dito, yung mga tulad natin, yung mga agila. Yung agila, mailap yan. Makakuha ka lang ng agila kung ikaw mismo agila. Tama. Yung agila, pag may problema, i-compare ko na lang, pag may bagyo, wala kang makitang agila nasa ilalim ng puno. Tama. Alam niya, pag may bagyo na, alam niya, palapit na, ang gagawin niya, lilipad na yan. At yung bagyo nasa ilalim niya. At siya lang makakita ng ganda, ng beauty, ng bagyo nasa ilalim. Agila, malayo kong makakita yan. Kaya pansinin mo, iba ang leader, ibang agila. Kaya minsan, hindi na tayo mga agila, hindi tayo naiintindihan ng mga ibon. Kasi malayo pa ng tingin mo eh. Napakalayo na sila, ang tingin nila, hanggang dito lang, ikaw malayo. Diba? Kaya nga, nababaliw ka eh. Kasi mga bagay-bagay na nakakita mo, hindi nila nakikita eh. Tama. Naiigas yung sinasabi ko. Yes. Kaya yung tipong kakalampan, kaya nga ako, pag nag-uuno ka at naaalala mo lagi pangarap mo at nagiginagawa mo to lagi at nag-agila ka sa negosyo, parang ka naka-drugs. May natural high ka lagi. Natural high. Kasama ka lang sa grupo mo, pag uwi mo, problema ko, mineral ko. Ay ko, kailangan ko bumalik ng opisina. Di ba, tinurukan ka na naman. Ganun talaga eh. Kailangan mo talagang mabaliw. Kasi, kailangan may magre-remind sa'yo na ang uno, ginawa mo itong uno, hindi para sa 10,000 a month, 20,000 a month. Ginawa mo itong uno para mag 6 digits, 1 million pesos a month ka. May tama. Kailangan ganun kalaban. And every now and then, habang lumalaki ka sa organization, ngayon nakikita nyo na Metro Manila, pero pag every time umiikot ka, mag-iiban, iwikot ka ng mga branches pag nakilala na kayo ng uno, even international, lalawak yung pananaw mo sa negosyo ko. Maglalawak ka lang. Na ang laki pa ng pwedeng mangyari sa atin. Ang swerte nyo, batang-bata pa rin.
Ako, nagsisimula ako sa uno, 24. Ngayon, 25 na ako. 34 ako. Ngayon, November 14, nagsis 35 years old na ako. Nalala ko that time, 31 years old ako. Ay, kailan ba ako pumunta ng Amerika? Yung tao sa 50 lang ta. 3 years ago. So, 31 ako na. Nakawin ako na ito sa stage eh. Naglalatag ako sa kaibigan ko sa New York. Sa tabi ko, naka-suit. Akala ko insurance guy. Tingin ang tingin to sa akin. Pala-prospect ata ako nito. Yung pala networker. Lumapit sa akin. Hi sir, kanina pa kita tinitingnan. And nakikita ko yung presentation mo sa papel. Sabi niya. Are you doing network marketing? Say, yes sir. Sabi ko, are you into insurance? No, I'm not into insurance. I'm into network marketing too like you. Sabi niya. Ah, okay. Sa tinanong niya ako, ilang taon ka na niya sa ginagawa mo? Sabi ko, 7 years, almost 8 years time. Okay, how about you? Sabi ko, 2 years. Sabi niya, 2 years. Alright, how much are you earning? So, kita-kita pa yung income ba? Kala ko magbabaliw. Eh, superstar pala sa kumpanya niya. Noong nakita niya, ah, it's 8 years, that's yun ang loki yung kinikita ko buwan. At that time, 700, 800,000, almost 1 million a month. $25,000 a month. Ako, siya din daw, $25,000, pero 2 years pa lang siya. You know what, sabi niya, you know what? Here in America, if you're 10 years in the business, you'll be averaging like 50,000 or $100,000 a month. So that's around 5 million per month. Malinis. Langhina. Interesting. Kasi sa America, eh, negative yung kausap kong kaibigan ko. Sabi ko, doon ko naintindihan eh, mga Pilipino, negative talaga kahit saan magpupunta. Pero ibang lahi. Positibo. Alam mo mga nandoon, ano talaga, nakasuot pag nag-network. Kaya ako, isa sa pangarap ko maka-attend nung kay Eric Worre. Na, alam, kailan niya naman yun sa internet yan. Yung maka-attend doon na mga gathering of the great minds, na which is mga powerful networkers all over the world. Yung tipong makuha ko kung, kahit hindi man lang yung mga taktika nila, makuha ko lang yung aura nila na kumikita ng 50 million naman, 30 million naman. Ang gagawin ko sa pera, 30 million naman to. Laki na problema mo na. Hindi mo naubos ngayon buwan, may darating ang problema naman. 30 million na lang. Ano ko ito ubos? Sabi ko, grabe, lahi pa natin. Ang alam mo, advantage lang natin. Yung kausap ko kasi, he's learning like that. But, he is always, like, siguro sa tingin ko sa kanito na lang yung edad niya. Nasa almost 60 years old na siya. So, ang advantage natin, bata tayo. Tama. Damay na ako sa inyo, ha? Mga young people tayo. Sabi ko nga, sabi ko sarili ko, 10 years from now, kumita pa rin ako ng 10 million naman, malaking bagay din. Yes, man. So, enjoy niyo yung journey. Ngayon, tatlo pa lang yan. Lagi nyo naman narinig sa amin to, sa mga top earners eh. Lahat ng malaki nagsisimula sa malaki. Ang importante, hindi yung quantity, ang importante yung mga quality tao na sa loob ng grupo. Tama. Yun yung kalagaan mo. Kasi yun yung magpapalaki. Nice ba yan? Yes. Gawa ka bago. Ano, bukas na bukas, di ba? Lagi niya nanginig, diba? Diata. Direct is the answer. Yes. Yes. Dita. Ayos? Yes. Matas pa kayo? Hindi ko alam. Tignan ko anong kayang kong sagotin. Tanong ko lang. Ano po yung naging consistent na ginagawa niyo bago kayo nakakating sa kanyang estado? Actually, ginagawa ko since then, up until now, ginagawa. Nag-iiba lang siya ng, nag-iiba lang siya ng parang style. Okay, ang ginagawa ko every time, ang ginagawa ko before, up until now, direct talaga. Naggumagawa ako ng mga panibagong grupo. Yung dalawa lang kong ginagawa everyday, direct and build. Laging gano'n. So, everyday, dati kasi ginagawa ko flyers. Kasi yung mga kaibigan ko, hindi sumasali sa akin. Okay, dinuduro inok ko. Nakakanasan nyo may mga ganun. Yes. Yung mga nakakainis, di ba? Nakakalungkot. Dati kasi Friendster pa, di ba? Yes. Pupost pa sila sa gano'n. Mas may message sila. Si Warren, wag pag tumawag, uno yan, uno. Tumawag ako sa mga kaibigan ko, alam na namin yan, uno. Huwag mo na kami recruiting dyan. So, ang ginawa ko, hindi ko tinignan yung negative side. Ang ginawa ko, gumawa ako ng idea paano ako makapag-invite. Kaya meron ako namang, that time yun ha, malamang hindi nyo lang ginagawa yun ngayon. Dalawa yung t-shirt ko lagi. Isang t-shirt kong pang presentation, isang t-shirt kong pang flyers. So wala ako kasi akong wala akong way paano eh. Alright? Wala akong way kung paano invite. Wala pang online that time. Friendster pala yung that time. So flyers ako that time.
And out of 1,000 people na, after out of 1,000 flyers na napalipad ko, okay, 100 yung nag-reply. Sa 100, 10 po yung nag-kick-pag-meet. Dalawa, tatlo yung nag-pipig. Parang gano'n. Every day. Tapos, I see to it 5 to 10 presentations every day. Tapos, pag nakakuha na ako ng pay-in, okay, again, binamagic word ko agad siya. Ano yung magic word ko lagi? Pagurin mo ako na, tap. So, i-invite siya ngayon. So, pag i-invite siya ngayon, habang nag-i-invite ako ngayon, dalawa na kami nag-i-invite. Ang ino, tatlo, so, gano'n. Every now and then. And, build lagi every day. Ilan na ba downlines mo ngayon? Ano yung active up? Ako. Mga nasa siyam, walo. Siyam, walo. Yung, habang nag-build ka, habang sinusustain mo sila, ako suggestion ko, gawa ka na naman panibago. Huwag kang yun ang lagi kong everyday na, ang tapat sila, nagdidirect ako ngayon. Meron nga lang magtanong sa akin na anong ginagawa ko, yari talaga, kuha talaga ako ng papel. Talaga ko talaga agad siya. Everyday. From morning hanggang ngayon lang, iba lang siya kasi meron akong international. Sipin mo. Problem solving ako dito sa Manila, problem solving ako sa Bataan, problem solving ako sa Cebu, Bohol, Davao, Ligan, yan ang Santo City. Tapos meron pang international. Diba, Bahrain. It's Nigeria. Diba, challenging yung Nigeria. Kasi pag nag-zoom kami, wala akong nakikita, mata lang eh. Malalaman ko, pag meron siya, yung gawa, uy, kumindat. Wait, tao nga, tao nga. Natutuwa ako kasi pag nag-meeting kami, ba, eh, pag nag-meeting ako ng Amerika, na mayroon kami everyday na meeting. So, problem solving lagi. Yun yung naging routine ko na ngayon, everyday. Alright, so 24 hours. More or less, makakatulog na. Ganun din, makakatulog ko pa rin 3 hours a day. 3-4 hours a day. Ganun. Tapos, mahilig ako mag-bubble chart. Tama yung bubble chart? Yes! Gulo-gulo. Ano titirahin ko? Kaya ngayon, times 7. Before ko siya naging times 7, pinlano ko na yan siya few years ago. Nag-i-guess yung sinasabi ko. Kaya yes. Maganda yung may plano pa sa accounts mo. Before ko pinag-i-in time 7, pinano ko na yan few years ago. Ngayon, bubuksan ko na siya ngayon. Ayos ba yan? Yes! So, everyday, habang nagpapalakas, huwag niyong maging mali. Yung lagi lang kayo nakatutok doon sa mga kung sino lagi mong kasama lang. Gawa ka ng gawa. Bit nga, bit. Kung pwede nga, tapatan mo lagi yung mga, kung gaano ka kagaling, gusto mo malaman kung gaano ka kagaling? Yes! Gusto mo malaman kung gaano ka kagaling? Yes! Tapatan mo yung existing mo na grupo ngayon. Ngayon, may grupo kang marawak, tatlong linya ba yun, dalawang linya. Challenge mo sarili mo, tapatan mo sila ng panibagong grupo na habang binibuild mo ito. Kasi pwede mo, kaya nga tayo nag-multi-level eh. Kasi nga, kaya mong gawin isang dalawang bagay na sabay-sabay. Tama. Nice ba yan? Yes! Ang maganda sa inyo ngayon kasi nga, you have your uplines here. Pero darating pa noon, i-treasure nyo to. Kaya ako na magsasabi sa inyo. Kasi 1 year, 2 years from now, ang lawak na ng network nyo, gira nyo na makita si Upline Mark. Kasi gumagawa siya ng grupo ng iba. Ikaw din, gumagawa ka na yung grupo ng iba. Magkikita na lang sila kayo sa EDSA, or sa MacDo, pero sa Hong Kong. Nag-network na kasi kayo, di ba? Minsan, magkikita na lang kayo sa airport. Bakit sa airport? Kasi ikaw, pupunta kayo sa isang lugar. Kaya naman pupunta sa isang lugar. Yung mga ganong katawan. Diba? Tapos hindi ka na pipigilan ng apply mo ng encoding kasi sagad-sagad yung encoding. Grabe. 30 araw. Ayos mo yung ganon. Yes! yun yung kailangan nyo makita. Pero ito, kahit anong turo namin, kahit anong nahataw natin, ang kailangan nyo hindi gawin is tumigil. Tama. Magkaiba tayo ng kwento. Okay? Lagi nyo tandaan yan. Iba-iba ang kwento na meron tayo sa negosyo nito. Huwag kayong maingit na may 6 months pa lang successful na, may 1 year successful na, 2 years successful na, 3 years successful na. Iba't iba tayo ginawa ng Panginoon ng success. Kasi, example, itong 6 months na to naging successful, nagkaroon ng kotse, ginawa siya siyang purpose na ganun kasi para yung mga tao, kasi mula pa lang, alam nila na after 6 months time, kaya pa lang pa-kotse. Tama. Tapos, kunyari, merong 3 years ka na, 4 years ka na, hindi ka pa nagka-kotse, 5 years, hindi ka pa nagka-kotse. At after 5 years, hindi ka tumigil, on the 6th year time, nagka-kotse, kumikita ka ng 200,000 buwan-buwan, at nag-share ka sa harapan, yung pala, habang nagkikwento ka, may nakikinig pala doon na 6 years na rin, na katulad mo, na gusto na sanang tumigil kasi narinig ka at nag-succeed ka. You understand? Yes! Nag-succeed ka, alam mo malupit doon? Siya din, nagkaroon ng pag-asa, nang dahil sa'yo, hindi ako tumigil. After 1 year, naging successful din. Tama.
Para ako, nung na-invite ako sa Big Boss William, may nagsalita noon that time, sabi ko sa sarili ko, siguro yung taong yung nagsalita noon na nagkwento that time, nagsisharing siya that time. Na, tsaka si Boss William Barbo, tawag dito, na ginawa siyang purpose na mapapalikin ako sa network marketing industry. Kaya nandito ako ngayon sa harapan niyo. Kaya whatever success na meron ka, iba-iba tayong kwento. Parang library yan. Magkaiba-iba yung mga ending niya. Iba-iba yung kwento bawat isa. Kaya huwag kayong mainip. Ang kalaban mo itong inip. Tama. Yan. Ba't kayo naiinip? Kasi alam mo sarili mo na manginihintay ka eh. Tama. Tama? Pag naiinip ka, alam mo sarili mo na manginihintay ka. Pero huwag yun siya magiging destructive sa'yo. Kasi pagka naiinip ka, tagal ko naman magkakotse. Ginawa ko naman na lahat. Nagdidirect naman ako ng bago. Lumalaki naman grupo, nawawala din. Again, kailangan nyo itindihin na kasama yan sa kwento mo, sa success mo dalawa. Tama. You understand? Yes! Tuloy lang. Sabi ko nga sarili ko that time, 24 years old, sabi ko sa sarili ko, nag-uuno na ako. Sabi ko, kahit 10 years, 34 years old ako, bago ko kikita ng 200,000 naman, okay na ako. Kasi naman 8,000 ako buwan-buwan habang buhay. Tama. Sabi ko, kahit 10 years, doon ako susugan ako. Pero ngayon nga, hindi siya umabot ng 10 years na kinita 1,000,000. 7th year pala ako, nag 1 million may git na ako. Kaya sa inyo, tawag dito, i-treasure nyo ba ang isa? Huwag kayo titigil. Yan ang kalaban mo. Pag tumigil ka, tumalupit. Pag tumigil ka, may pride naman tayo kahit paano, di ba? Tama. Yung mga kaibigan mo, nakakilala mo, na in-invite mo, tapos tumigil, at ang mga nag-quit at nangansaw sa'yo, nasabihin sa'yo, diba? Sabi sa'yo, diba? Sabi sa'yo, diba? Sabi sa'yo, ikaw ba yung sisihin? Tama ba? Tama. Parang sinabi nila, sinabi mo na tama sila. Tama. Kaya ako sabi sa'yo, ko, kahit na nagda-down ako, nag-negative ako, nag-discourage ako, okay lang. Tuloy ako. Gusto ko patunayan sa mga tao na nag-negative sa labas at nangangansaw sa akin at nagsabi sa akin na milyonaryong mini daw ako. Ano milyonaryong mini, di ba? Yung milyonaryong peke? Yes. Di ba? Napakita ko sa kanila na iba si Warren. Tama. Kaya ngayon, di ba? For sure, kahit hindi sila sumali sa uno, napatunayan ko sa kanila. Tama. You understand? Yes! Kaya huwag kayo titigil. Iba-iba tayo ng kwento. Kaya gusto ko, ang gusto ko abangan sa inyo yung kwento nyo sa aming kitablado. Yan. Kaya na pag nasa yung tablado ka. Kasi lahat na kumikita ng malaki, humahawak ng microphone niya. Tama. Whether you like it or not, papakinggan namin yung kwento. Do you understand? Yes! Ang sarap pa naman magkwento. Di ba? Yung first ko nga ng video, pag napanood nyo siya, if you want to be, if you want to inspire people, tell them your success story. But if you want to motivate them, tell them your failures. Kasi you can never motivate them unless wala kang dinaanan na failure. Tama. Tipong pag may lumapit sa'yo upline, nadadadown ako, na-injan ako, paano mo siya ma-motivate? Ah, kasi hindi ko na lang naranasan yan. Paano mo pa-motivate sa iba? Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Tama. Kaya yung lahat ng kaya kayo, kapag na-motivate siya, kasi nadaanan mo, nahihirap pagod eh. Kaya ang ganda ng kwento, pagka ang daming bug-bug-bug, binubug-bug ka eh, pagka nag-succeed ka sa mga ganun, ang talaga, limit talaga. Do you understand? Yes! Saka sa mga Bisaya, marami pa Bisaya dito. Yes! Patunayan natin, pag umuwi tayo ng probinsya, di ba? Ibang-iba na. Yama. Nanay tsaka tatay ko, grabe yun. No? Nung binigyan ko ng 10,000, ay talaga naman, iba talaga pag pera nagsasalita. No? Yung kwento ko lang, yung 110,000 kasi check ko, nabuli ako ng fried chicken, bigyan ko 10,000, nag-ibang ihip ng hangin. No? Dati, yung mga kapitbahay namin, si Warren, huwag kayong alam na niya ako, huwag kayong magpauto sa anak ko, ha? Nag-networking yun, yung parang Barclay, para forever living. Kaya kapitbahay namin, walang sumali sa akin, ha? Noong nakumita na ako, di ba? Pinagkalat sa kapitbahay, mag-uno kayo, ang ganda pala ng uno. Tumang-tumang ako sa nanay ko. Kaya ngayon, nanay ko dyan, nakatira sa bahay. Ang, number one fan ko yun. Dati, number one critic. Nasarap lang pakiramdam, dinala ko yun. Yeah, maganda. Yung parents niya, mapamano sa buhay. Dali nyo sa ibang bansa, ibang pakiramdam. Di ba sa Hong Kong? Ay, inaayos kasi yung palasyo, di ba? So walang fireworks. Okay. Okay, every tapos na, nakapunta na kayo na Hong Kong. Disneyland. Gusto nyo pumunta? Yes! Sa Disneyland kasi, yung castle na yun. Nakita, may fireworks. So yun yung ending ng show doon sa Disneyland. So, tabi ko nanay ko, nawakan niya ako sa pa, diniinan niya. Kasi, saan ba bakit? Bisayain ko yun, proud kayo ko sa iyo, Muha. Sabi niya, proud ako sa iyo. So, di niya, hindi niya sa akin, hindi niya alam, tumulimuluhan na ako dito. Sabi ko, buti na, talaga. Sa patokinan doon. Ngayon, target ko na next year masama namin sila sa Amerika. Grabe. Diba, babalyon yun. Kukulutin ko sa gilid yun sa Tito Sing.
di ba negative ka? Friendster kami ng nanay ko at tatay ko. Yan, sarap. Saka gawin mo to sa mga bagay, gawin mo to sa pamilya. Kaya niyo to. I-raise niyo lang yung value niyo. Hello. Hi. Ang ibig sabihin, ganito, pamaslan niyo may tindiras. Kung magkano kinikita mo, o whatever na meron ka ngayon, yan yung value mo sa marketplace. Bigyan mo an idea para mas, is ano ko yung standard. Ginto, sabi niya? Yes. Ang ginto, every now and then, tumataas yung value. Now, tawag dito, anong difference ng sweldado ng 20,000 sa 10,000? Kunyari, fresh graduate kayong dalawa. So, fresh graduate kayong dalawa, ikaw binigyan kita ng 10,000, ikaw binigyan kita ng 20,000, kunyari ako employer. Sa tingin mo kaya, anong difference sa dalawang yan? Para sila naman silang graduate. Pero anong difference sa kanilang dalawa? Yung 10,000, ito naman 20,000. Ha? Performance, ano pa? Gusto nyo malaman, ano? Ano? Mas valuable sa akin siya kaysa sa kanya. Tama. Do you understand? Yes. So, ibig sabihin, kaya ko siya binibigyan ng 20,000 pesos a month kasi bakit? Mas marami siyang ginagawa at binibigyan sa kanya kaysa dito. Mas valuable sa akin. So, bakit kami kumikita ng 1,000,000 buwan-buwan? Dahan-dahan, yung value kasi namin tumataas. Tama. Do you understand? Bakit? So, yan ang hinikita ni Upline Marketing kasi yung value niya tumataas. So, ano ibig sabihin? Kayo ngayon, value mo maliit pa lang. Ang kailangan nyo pangitandaan lagi, itaas nyo yung value nyo. Paano itataas yung value nyo? Wala kayo ibang gawin kundi i-improve nyo yung sarili nyo. Tama. You understand? Yes! Training, rent ka, latag ka, present ka, galingan mo sarili mo. Kasi bakit? Darating pa noon yung value mo pataas, napataas, napataas, napataas. Tama. Do you understand? Yes! And then the long run time, parang ginto, yung darating pa noon, pare-pare na tayo yung value. Gusto nyo ba yung ganun? Yes! Kaya tindihin mo lagi-lagi everyday ikaw. Kailangan nag-improve ka everyday. Everyday. Kung meron kong mga dinadaanan na problem or challenges, lagi mong tandaan na mag-improve ka. Ayos ba yun? Yes! Kaya pansinin mo dati, hindi ka nakakapagpapain. Pero after few months time, nakakapagpapain ka na. Tama. Bakit kaya? Kasi nag-improve ka, tumaas na value mo. Tama. Hindi dahil tama yung tao na nakausap mo, na taon, gumagaling ka. Tama. Lumulupit ka. Kaya ganito, sino marunong magbilyar? Sino hindi marunong magbilyar? Kanyari si ate, si, ano pa ako, sorry? Si, ha? Wish. Wish, ay, wow. Nag-uuna na kasi. Wish, tama ba? Okay. I wish na yayaman ka next year. Yan na. So, si Wish ngayon, hindi marunong magbilyar. Okay. Pero binigyan, ang nangyari, ako medyo marunong ako magbilyar. Magkasama kami, halos everyday, pero wala kami mga ginagawa kundi magbilyar. Atin mo kaya, after 1 month time, marunong na siya. Yes! Makakatumbok na rin siya. Yes! Of course. So, ibig sabihin, ang value, okay, tumataas yan pag nag-i-invest ka ng oras. Tama. Para siyang stock market. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw agad. Kasi di overtime yan. 10 years yan. Same thing sa atin, di ba? Invest ka ngayon, oras, pagod, puyat. 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years from now, nagsisix-digits naman ka na. Hanggang doon ang time, nagbibigyan ka din. Sarap na naman mag-million ng buwan-buwan. Tama. Nakarasan nila ba? Gito ka pa. Ang malupit pag kumikita ka na ng malaki, yung mga safe item, yung mga sa cashier. Ay, patawag niya sa banko? Teller. May sarili ka ng pila. Andiyan na si Sir Warren! Pamigay, pag galaga siya, binibigyan pa natin siya. Pag yan, ngayon Pasko, yung mga banko talaga, binibigyan pa natin. Kailan na. Alam ba, kilala na lang ako. Download ko sila lahat eh. Ayun nga, sa katulad niyan, kahit na-download ko sila, kumali sila, eh hindi nila binibigyan oras. At least man lang, kahit paano, pakasali sila. Pero hindi na kayo nasa link push. Para follow-up lang. Uy, mayroon pang ito. So, hanap ako na agad. Ayos ba yun? Yes! Para po kahit na, no? Para daw ako maging guwapo at. Ay, nagaya ko lang si Upline Mark. Yeah, kay idol. Si Upline Mark, si Upline Mark, lagi ko pinapanood yung live na ngayon. Ano rin ang ginagawa mo, Upline Mark? Ako na, parang gumagawa kayo ng standard ng inang grupo niya. Sarap, ang ganda. Kaya ako, tinitignan ko rin kayo kasi gusto ko rin gayahin.
okay lang masilong kayo. Gagaya-gaya na naman tayo, di ba? Yes. Ganun eh, sabi ko, ganito lang. Kaya ako, every month, meron na rin kami ngayon din sa Mantra Manila. Sarap. Kasi yun lang magagawin mo, kukopyan mo na naman lahat eh. Kanyari, si ako, si Mark, Apply Mark, si Ray Potestad, si Terex, si Sosabert. Meron kang alin na ginagaya, pito, sampo ginagaya. Di ba? Pag pinagsama mo lahat yun, ikaw yun. Tama. Mas malapas, mas malupit ka. Kukunin mo lang lahat yung galing. No? Ang ganda kasi dati wala kami walang ganun eh. Mangilang ganun, isa, dalawa. Hindi katulad yan, dami na. Malulupit na nga lahat mag-network ngayon. Gagayahin mo na lang. Tama. At tsaka ano ah, sige po. Paano po i-handle kapag, paano po i-overcome kapag na-overpower ka ng isang cliente? Halimbawa, naka-sports store na siya, meron siya mga restaurant, parang mayaman. Mm-hmm. Paano po i-handle yun? Okay. Number one, okay. Kasi parang naliliit ako eh, ganun. Apo. Ang gawin mo ngayon, depende kasi sa usap mo yan. Like for example, bang businessman siya, kailangan the way ka magsuot, the way ka magsalita, negosyante ka talaga. Kung baga ganun. Tsaka, hindi dahil kung anong resulta meron siya. Alright? Ang ikikwento mo sa kanya, lagi, ang trabaho kasi natin, hindi lang tayo networkers, tawag sa ating konsulta. May bad experience ba siya sa network? Oo nga. Ang kailangan mo gawin sa kanya, kailangan, ako sa akin ha, kasi may nangyari na rin sa akin yung ganyan. Eh. At first, nakamalya ako eh. Kinabahan ako kasi bakit, ang tawag kasi niyan, intimidation. Eh. Na intimidate ako kasi bakit principal siya ng school, ako hindi ako makapagtapos, so on and so forth. Alright? Nung pangalawang beses na nangyari sa akin yung ganun, okay, na medyo may power siya o may angat siya sa akin, ang ginawa ko, pumatay ako sa kanya. Kasi, actually, nasa mindset niyan. Maaaring may sports car siya, maaaring kumikita siya ng malaki, pero ikaw, meron kang opportunity na pwede madagdagan yung income niya. Tama. Bigyan niya ako ng anong sinasabi ng mga ibang tao. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Yes. Sabihin, limiting beliefs sa industriya natin. Ano pa? Alam ko na yan. Limiting beliefs sa sarili, limiting beliefs sa industriya. Hindi ako magaling magsalita, limiting beliefs sa sarili. So basically, libo yan siya na negativity. Dalawa lang talaga. So paano mo siya sasagutin? Alright. Sasagutin mo na siya sa kanya. Kanyari, sabihin niya, ay, sir, nagtayin mo siya ngayon para konsultan ka. Bakit po kaya niya ng networking? Sasasagot siya ngayon. Pagsasagot siya kaya ngayon, kailangan ma-feel niya ngayon na, alam mo, dati ako, ganun din po ako. Kaya kailangan tayo in-invite. Kasi bakit? Marami rin po akong katulad na na-invite na katulad niyo po na tao dito. Na medyo okay, nakitigay lang ng uno. Pero nakita nila na hindi lang uno sa kanila para yun. Para magiging channel pa sila ng blessing sa maraming tao. Tama. Doon mo siya titira. So basically ako, ganun ginawa ko. So limiting belief siya sa company, ang sinasabi ko, sa sarili, so on and so forth. So kakahanap ako ng ano doon na makatulong sa kanya. Kundi man yung products, kundi man yung ano, haan mo ng lugar doon na through you, sir, meron tayong maano. Tsaka kaya confident ka. Wag kang matakot or ma-intimidate kasi ang negosyo natin malupit. $1 billion industry daw. Tama. Kailangan iba yung confidence. Ayos mo yun. Wag kang matakot. Kahit pa presidente ng Pilipinas yan. Number one, wala kang nilulokong tao. Pangalawa, hindi mo siya lulokohin. Pangatlo, okay, pag ginawa niya, tutulungan mo rin mo naman siya kahit na kumikita na siya sa kahit wala uno, di ba? Tama. Di ba? Wala kang, sabihin, wala kang walang talo. Tsaka pag nawala, pagka hindi naman siya sa'yo, no problema. At least nag-try ka. Tama. Ito malupit. Kung hindi man siya sa'yo, okay lang. Nag-improve ka naman. Tama. Di ba? Basta importante, confident ka lang. Tama ba? Huwag ka lang ma-intimidate sa kausap mo. Huwag ka lang ma-intimidate. Kahit sino yan actually. Basta lagi mo iisipin, kung linis ang konsensya mo, wala kang tinatapa. Tama. Tapos i-present mo na sa kanya. Tapos kwento ka lang kung bakit ka mo ginagawa. In fact, nung nagsisimula ako sa uno, that time, hindi nga ako nagpapakita ng check eh. Ang pinapakita ko, genealogy tree. When I started. Ano genealogy tree? Yes. Tree? Yes. Kaya pag naglalapit ko, kahit negative siya. Magkano nakikita mo? Di ba nanatagan na kita? Pare, tatapag na kita. Kasi mula ko pala. Ang grupo ko ngayon, apat pala. Eh, nakita mo sa genealogy tree ko, apat pala. Alam mo naman yung pinaset ko sa'yo kanina. Ito na malupit. Yung apat na yan, habang kinakausap kita, yung tatlo, ay yung apat na yan, nakipag-usap sa iba yan. Ito malupit. Pag hindi ka sasali, next month or next week, baka 8 na to. Baka 20 na to. Baka 30 na to. Baka 50 na to. Ganun ako. Pag umabot na ng 20, pre, 20 to. So habang kinakausap ko ito, yung 19 mga tao dito, nakipag-usap sa iba. So, posible ba na itong 20 kausap ko, 20 to, maging 40 next week?
Ganun. Hindi ako check eh, yung weekly-weekly. When I started. Kasi nga, that time, strong leg na yung una kong linya. Nalilgas siya, sabi ko. Yes. So, kanya-kanyang discarte kung paano siya. Ganun ako mag-ano. Hanggang lalongan time, nagka-check ako, so forth. Dahil na ako na dinudugtong yung check ko. Pero genealogy 3 ako lagi. Nung umabot na ng 1,000 yung downline ko, ay, 1,000 na yan, dami naman na yan. Sabi sa akin, yun na nga. 1,000 to, napalaki ko ng 1,000. Kaya kita dinedire, kasi gagawa ako ng panibagong grupo, ito rin yung gagawin ko sa'yo. Sasabay ka ba? Ganun ako lagi mag-ganun. Yun yung nag-i-guess niya siya, sabi ko. Yes. Genealogy 3 lang. Kaya grabe ako mag-iibiso pag genealogy 3. Tapos, hindi siya masyado sa check kasi hindi ako na, parang hindi ka ma-intimidate. Kasi, ilang downline mo na ba ngayon, ma'am? Hindi, hindi ko pa. Hindi, ang active po. Tatlo apat. Yun, of course, gawa ka na. Sa genealogy 3 mo yan. Ayun, gamitin mo yun. Tama. Yung genealogy mo. Yan, may iba ko kang direct. Tignan mo ha, 100 lang. Tatapatin kita, 100 pa lang to. Pero ito malupit, bakit kita din i-direct right now? Kasi bakit? Yung gagawin kong grupo ngayon, gagawin ko rin sa'yo. Amen. Yun ano. Wala, check yan. Tapos, lagi mo lang ikwento kung bakit ka sumali. Kasi ang negosyo natin, hindi utak ang nabanan puso. Tama. Pag random ka, hindi niya na kailangan lagi. Hindi mo na kailangan magsinaman yung pag random ka. Naiigas mo? Ang kinagawa mo. Ang deepest way mo. Kaya malaki, very powerful ang deepest way pag nag-share ka. Ano siyang ginagawa? Kahit hindi ka pa siya may check kayo, pag sinishare mo, alam mo ba itong debate ito ginagawa? Para sa pamilya mo. Inanay ko may sakit. O ano ba, whatever na ano mo. Or may anak ako, single parent ako. Kaya sabi ko sa hiling ko ito, 200 people, 100 people, alam ko, lalakit. Kaya kita iniimbahin. Kasi bakit? Alam ko, baka mamaya, katulad ka rin. Katulad din kita. Naigas na? Yes! Yun lang, tsaka ano na. Tsaka, pag nireject ka, okay na. Kahit kasi mamaster mo yan, meron talaga at meron magreject sa'yo ng mga taong gano'n. Ay importante natututo. Tama. Direct ka na lang. Mas gusto mo sila. Ako nga, that time nagsisimula ako, natuto na ako mag-network ng todo. Mas gusto ko kausapin yung mga negative na eh. Kasi minsan kasi pag nag-pay-in, wala akong natututunan eh. Kasi pagpasa, gusto mo na agad. Wala man lang rejection. Para matuto ako. yun yung kasi gumagaling ka, malulupit ka ng present. Yung hinahanap ko yung kaya mga downline ko. Pag negative sa akin, yung pakausap ah. Hindi ko mapapromise na mapasali ko yan, pero gusto ko lang may matutunan. Kasi baka mamaya meron siyang ibabatong rejection or babatong ganito na matutunan. Kasi kaya, ang importante mag-improve yung value. Tama. Understand? Tapos yes. Kaya nga ngayon, lalo sa inyo ngayon, masanay na kayo magsalita sa 5, sa 10. Okay? Sanay na kayo doon ako magsalita sa 50 ang tao, 100 na tao. 200. Yung tipong pangarapin nyo magsalita sa harapan ng Great Hall. Kinagawa ng sharing nyo. Pero kailangan ma-overcome nyo lahat ng fear na yan. Tama. Ayos ba? Yes. Ikaw, tita. Ay, ma'am. Ano pong may tanong okay ko? Na. Ha? Okay na. Isa, ma'am. May questions pa kaya? Paano po makapag-invite po doon sa mga kumag-anak na negative? Na magpupunta sa office po. Apo, tawag dito. Ako, at first kasi pag may tatlo. Yeah, ito sa akin to ha, sa nangyari sa akin. Nang nagsimula kasi ako, wala akong friends at saka relatives nagsimula na nagsumari sa akin na time. Pero binibigyan ko sila lagi ng sample. Ng sampling. Okay, so nangyari ngayon, naging user ko sila. Pero hindi sila sumasali kasi nga, wala pang nakikita sa akin. Usually gano'n eh, pagka-close mo, wala nakikita resulta. Alright? Ang nagkaroon ako ng resulta, dahan-dahan sila sumasali. Pero at first, ako, suggestion ko sa'yo, kahit negative sila, kailangan nilang malaman na nag-uumo ka. Tama. Kailangan nilang malaman na ma-invite. Kasi bakit? Baka mamaya ma-invite ng iba. Tama. Meron ako isang pinsan, tawag dito. Hindi ko ma-invite. Alright? Hindi ko ma-invite. Natakot ako imbitahin kasi nga tropa ko talaga siya. Sobrang tropa. Alam mo nangyari? Alright? Ang nangyari, hindi niya alam na nag-uumo. Ang nangyari, na-invite sa ng iba. Invite na iba, sabi ko, putik na invite ng iba. Nagkita kami ngayon. Sabi niya, hindi ko makikita ka na pala dito na malaki. Sabi ko, ba't di mo ako in-invite? Nakala ko kasi hindi ka sasali. Kala ko negative case. So, nanginahin ako ngayon. Kaya 15 accounts on the spot. Okay. So, ako, suggestion ko kahit negative yan. Alright? Gawa mo pa rin. Ako, pwede ka mag-sampling. Alright? Or pwede mo siyang ano yun.
yung way of invitation ni paano na-invite si Boss William Barbo. Alam niya naman yun, di ba? Para siya na-invite. Yung kinausap siya ng kanya kaibigan kasi lagi siya kong iiwas. Ayon na kasi ng seminary. Okay, kinausap siya. Maya-maya kinuha na siya. Sabi niya, William, okay, kaibigan tayo, di ba? Pagbigyan mo ako, kaibigan mo ako, di ba? Pagbigyan mo na ako. Kung ayaw mo naman, wala namang problema, walang mawawala. Huwag ka mag-aala. Pag umaten ka ng seminar, at pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulutin. So, heart-to-heart talk yun. Sabi ni Boss William, di ba, para tumigil na to. Di ba? Tsaka pangalo, wala namang talaga mawawala sa akin. Pag di sana. So, syempre, pumunta siya sa orientation, nasa likod siya, at hinihintay na matapos. Para lang pagbigyan yung kaibigan niya. Kaso nga lang, di ba, doon nagsimula. Nung nilatag yung one left, one right, di ba, doon siya nagkaroon ng interest. At since then, kung hindi siya na-invite ng ganun, walang uno ngayon. So, pwede mo siya i-heart to heart. Di ba pamangking kita? Gusto mo bang may gripo sa kita? Di ba pamangking kita? Pagbigyan mo na ako, para hindi mo ako, di ka para hindi na kita kukulitin, pagbigyan mo na ako. Pag ayaw mo, di ba, wala namang problema. Okay? Pwede kang tumanggi, pwede kang mag-ano. Pinilig mo siya. Okay? Hindi kita pipilitin. Pero pagbigyan mo na ako, makinig ka lang. Okay? Pag nagustuhan mo, at pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulit. So ito malupit. Pag na-invite mo ng ganun, pausap mo may apply mark. Pausap mo sa lahat. Baliwin mo na. Total, isang beses na lang, di ba? Tama. Ito na yung huling pagkakataon ko. Ipa-A mo na sa lahat. Tama. Hanggang pag-uwi niya, babuang na buwang siya. Di mo alam, ganun. Kaya ganun, maraming taktika. Ang pag-invite kasi minsan, hindi siya, ang invitation kasi art eh. Art of invitation. Iba, parang dito sa loob ng kwarto, iba-iba tayo yung paano tayo na-invite. Tama. And pwede mo siya gamitin ganun. Eh, mga pinsan tita ko, ganun, actually ganun kayo gina-invite before. Pwede pa rin sila sumali. Pero buti na lang, na-invite ko sila kasi bakit? Nung panahon na nagpumasok yung premiere, lahat sila kasali na kayo. Sino ba yung mga yun? Actually po, mayroon po ako mga sa... Ano po? Brother and sister po sa ano, sa ibang bansa. Meron din po dito, pero yung mga negative po. Oh, okay, ano, tawag ito. Ang gawin mo ganito, di ba pag negative siya? Pag nga, nag-kausap mo siya ngayon, okay? Tanungin mo siya. Yan, tita mo, pinsan mo. Mga kapatid po, tapos pamakbo. Tanungin mo siya. Pag sinabi niya, ba't ayaw mo ba? Networking kasi yan eh. Ba't ayaw mo? Ayaw mo ba na networking? Ayaw ko eh. Kaya nga, ini-invite kita eh. Kasi alam ko, ayaw mo networking eh. Di ba? Pagbigyan mo na ako. Pag hindi mo magustuhan ito, walang problema. Kaya tayo iniimbita kasi gusto ko ikaw muna makita mo. Pag ayaw mo, at least man lang, pinagbigyan mo. Sa akin, heart talk lang. Tsaka, you know what? 99% na nasa labas ng kwartong to at hindi nagna-networking, negative natin. Tama. Lahat yan, maniwala ka sa akin. Try mo mag-invite dyan sa labas. Yan sa labas, sa baba. Uno tayo. Hindi alam. Negative, di ba? Lahat kasi, given lahat yan. 1% na yun natin. Ang 1% tayo yun, yung mga positive. Tama. So, 99% negative yun. So, basically, okay, kahit sino yan, kamag-anak mo, mga friends mo, pati sa labas yung negative tayo. Meron lang skillful, meron lang malakas ang loob na nag-invite sa kanya, tamang invitation sa kanya. Kaya siya na-invite. At naging successful at sumali sa negosyo. Meron nang naglakas ng loob na nag-invite. Naigas na? Yes! Parang kayo to. Meron siguro dito na-invite sa uno dito. Before ka na-invite, galing mo na yung uno. Yes. Diba? Baka nga mamaya, nabalong sa TV, baka mamaya, before ka pa na-invite, di ba, acne ka pa nga eh. Ayaw mo mga papalaan na gina. Pero meron taong malakas ng loob na nilatagan. Tama. Kaya kasama ka namin ngayon sa uno. Kaya kasabi ko sa inyo, hindi ko kailangan na magiling. Hindi ko kailangan, kasi natututunan lang yan. Ang kailangan ko yung may lakas ng loob. Tama. Yun yung kailangan pa. Nakasama lang loob. Tsaka, ang titignan mo lang sa kanila para hindi ka masaktan. Okay. Bigyan mo yung tanong para mas lalo. Kasi minsan, pag lalo pag relatives mo, pag ni-reject ka, sakit, di ba? Ibago yun yung mindset nyo. Pagbaba natin dito, ang daming tao, sample. Anong mas mahirap? Mamigay ng pera o ikaw manghihingi?
Mangingi. Mangingi. Kasi pag nireject ka, sakit, di ba? Pero pag namibigay ka, pag ayaw niya, walang problema, ako naman namibigay. Tama. Okay, ako dito. Ayaw mo, bahala ka. Sino? Tama talaga. Pero pa ikaw, pag humihingi ka, mayroon kang gustong mangyari, mayroon kang kailangan sa kanya. Pag nireject ka, masakit. Kaya kailangan mindset mo natin lahat, actually, tayo nagbibigay ng opportunity. Tama. Pag ayaw niya, okay lang, walang problema, mahiba pa. Tama. At ang, siyempre, kung pamilya mo yan, yan dapat ang unang mabigyan mo ng opportunity. Tama. Understand? Yes. Kasi again, pag hindi mo kukunin yan, hindi mo yung kukunin pagkakataon yan, baka mamaya may isang taong malakas ang loob, biglang nag-LBA doon, or biglang nag-presentahan, nag-present doon, ay nako, nakuha pa ng iba. Tama. Nagkita kayo sa opisina, sa cashier siya, magpipain na. Tama. Hindi mo na pwede pigilan na, nakasali ka at sumali na eh. You understand? Lakasan mo na, man. Ayan. Saka iba pagpamilya. Lalo sila, di ba, yung grupo nyo nga, actually, very inspiring eh. Si John Lee at saka si Janmel, di ba? Magkapatid yun. Very inspiring. Ako sa akin, ano ko, kasi pag apat yun, magsabay-sabay, apat silang negative. At tatlo, parang ganun. So ako sa suggestion ko, kausapin mo sila, personal talaga. Pag, yun kasi sabi ko sa inyo, napagbigyan siya. Pero ma'am, tawag dito, ang tao bakit hindi mo pa napapositive niya? Kasi wala pang nakikita, di ba? Okay. Pero huwag mo siyang tutukan ng doon. Alright? Ang gagawin mo ngayon, ako tatanungin mo, kasi ganun ang ginawa ko before. Sobrang gusto kong tulungan yung pinsang ko, kapatid ko, kamag-anak ko. Pinilit ko siya. Lalong pumipilit, lalong lumalayo. So ang ginagawa ko ngayon, meron na nag-mentor sa akin. Ito tatanungin ko na lang kayo. Ano pipiliin niyo sa tatlo? Barkong puro gold, puro silver, or puro kalawang at puro ta. Pupo. Ano pipiliin niya? Siyempre, common sense. Ano pipiliin? Ito. Kasi pag pinilit mo yung sarili mo at hinawakan mo yung barkong kalawang, ano mangyayari sa'yo? Nakalawakan ka rin. So, kapag binuhos mo yung oras mo lagi dyan sa kanila, maniwala ka sa akin. Darating pa nun yung excitement mo mawawala. So, aside sa hamak, tinututukan mo yung sahipan mo, maghanap ka na ng iba na recruitment. Kasi may mga ganun eh, mga ano gagawin. Pero, bigyan mo pa rin ng chance, alright? Pero, pag ayaw talaga, gawa na tayo ng panibago. Ikaw nga, wala kang confidence na latagan ako, presentahan ako. Paano pa ako sasali sa'yo? Inis na niya sa akin. Kaya, that time, inaral ko talaga siya. Kaya kahit sa bahay-bahay, kaya kong mag-present. Kasi na lagi kong iniisip, lagi sa kausap ko. Kahit hindi na masasali, wala nang problem. Tama. So, latag ako ng latag. So, gagawin mo ganun. Pero, again, pagka marunong ko mag-present, inisenta mo yung anak na ron, kapag pinunta mo sa bahay, na kahit wala si Apple. Bonus na kasi may Apple. Pero pag presenta mo siya ngayon, ito na malupit, sasali siya hindi, hanap ka pa rin ang iba. Tama. Huwag mo lang siya, ano, marami pang tao sa mundo. Marami mo. Huwag mo siyang pilitin. Naalala niyo, nakwento na ba sa inyo yung, ano, yung lasing na puno member na naglalakad sa seashore. Nakwento na ba sa inyo yun? Tabi ng bago. Habang naglalakad siya, lasing siya. May nasipa siyang lampara. Nakwento na sa inyo yun? Hindi na pangilang, wala pa? May nasipa siyang lampara. Nung nasipa niya lampara ngayon, may lasing siya. Nakita niya, baka may genie dito. May lasing. So, ginawa niya. Sinubukan niyang hinima. May lumabas na, genie. Your wish is my command. Isa lang ang wish mo. Pero hindi pwedeng gamit at hindi pwedeng pera. Ang ibang klaseng genie ako, makikita mo ang iyong future. Ay nag-uunol. Sabi niya, naiindyan ako kanina. Gusto ko malaman kung ilan ang, gaano kalaki ang network ko 1 year from now. Ah, madali lang, sabi ng genie. Kazam! Halos lahat ng seashore, punong-puno ng tao. Sabi, gato karami. Biglang nawala yung kanyang. Iniikot niya. Ikot siya yung mga ano. After 30 minutes, bumalik sa genie, lungkot na lungkot. Alam mo, nawala na yung lasing ko eh. Kaso nga lang, sabi ng genie, bakit naman lungkot? Ang dami-dami niyan. Malungkot ako, wala dyan yung nanay ko. Wala dyan yung tatay ko. Wala yung pinsan ko. Wala yung kapatid ko. Wala yung kamag-anak ko. Binatukan siya ng genie. Uy, ang wish mo kasi 1 year. Try mo mag-wish 5 years from now. Baka mamaya kasama na sila lahat.
You understand? Yes. Kasi di mo alam, may tamang panahon yan. Diba? One year ngayon, baka di siya kasama. Baka di mo alam, 2 years, 3 years from now, kasama na rin pala sila. Tama. Ang wish mo lang kasi ngayon is more now. Whether you like it or not, yung mga yan, iba yung mga kapatid ko, kamag-ano. O sabi mo, 5 years ago. Ang kapatid ko, 5 years yan. Pinagpraktisan ko nga yung negative. Negative kasi yung nagkapatid ko eh. Ano ba't negative siya? Kulak mo kasi, kaya puno-puno ako ng tato eh. Ilang tagang ko, pinasentahan ko yun. Pinasentahan ko yung kapatid ko. Habang pinapresentahan ko siya, sabi niya sa akin, kuya, huwag mo akong, ano dyan, huwag mo akong baliw-baliwin dyan. Yung calculator ko nga, lagi mong sinasangla. Sinasangla ko yung calculator ng 150 pesos kasi yung Casio. Sinasangla ako. Sinasangla ako para makabili lang ng, ano yun, ng, mainom. Na beer ba, Red Horse. Kaya hindi ko napasali yung kapatid ko that time. Ito malupit. Habang ginagawa ko ngayon yung nilalatang, pinapractice ako lang siya. Practice lang ang practice. Kaya dumating ang point in time na nagsawa siya, sinabi sa akin, kuya, kahit anong practice sa akin, hindi talaga ako sasabi. Hindi naman talaga kita panapasali. Pinapapractice lang kayo. So basically, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, after 5 years, yung kapatid ko graduate ng Ateneo. Kasi atinayan niya kami, di ba? Nag-stop ako ng school kasi nga nawala yung negosyo ng tatay ko. So, kailangan ko magtrabaho para at least man lamang. Ang Ateneo kasi hindi siya mahal. Napakamahal, di ba? Yes. So, malupit nun, yung kapatid ko ngayon, nahirapan mag-apply ng trabaho kahit atinayan siya. Kaso nga, nabigyan ko yung tatay ko ng kotse noong Christmas. Umuwi talaga siya, nabigla ako sa nilatalo, mag-presenta ako. So, mahal siya. Imagine, 5 years. Nanay ko! Hindi niya alam, may account na pala siya. O, di ba? Nanay ko, may na-refer, may tumawag sa kanya. Nag-post kasi ako ng Nutrifab, sinare niya. Mahilig siya mag-share eh. May tumawag sa kanya, yung si Tita Lenny. Nakita ko yung share mo ng Nutrifab. Nandito ako sa Manila, gusto ko i-try. So, tinawag niya ako ngayon. Si Tita Lenny mo, kilala mo ba? Hindi ko kilala. Ano ko yung childhood friend, sabi niya. Litago ko ngayon. Kasi yung gamit ko, nilatago, pinisenta ko, kasama yung dalawang kapatid. Alam mo, lupit, tatlong global on the spot. Wow. Parang siyang 15 heads, tatlong global on the spot. Sabi niya, ay, ganyan sabi nalik, ay, salamat, grabe, actually. Ay, ko, ma, meron kang 40,000. Ah, may 4,000 ako. Hindi, ma, may 40,000 pa. Sabi na nanay ko, ah, okay, kumuha ka pa isang yaya, magre-recruit na rin ako. Ay, nanay ko, ayun, nagre-recruit kayo. Oh, lahat yun. Kasi mo, yung nanay ko, nagsishare siya lagi ng ano ko. Na 40,000 sa isang araw, baliw na baliw siya. Hindi ba nanay ko, di ba negative yun? Di ba? Papunta mo ng Barclay, parang Barclay nga, parang forever living nga. Ano ba ito pinagbamanggit sa akin? Okay. Kaya pag nagpunta kami, may kukuritin ko na sa gilid. Negative ka, di ba? Ayos ba yan? Yes! Tita ko, tito ko! Ang pinaka ano ko pa naman dati before. Kaya nga sa inyo, pag sa mga relatives tita, usually normal po yan na may mga tao na mga relatives natin mga negative. Lalo pag close. Kaya nga close ang tawag sa kanila, di ba? Close na close talaga sila sa negosyo, di ba? Mga close, normal na kasi nga nakikita ka since then bata pa lang hanggang nung lumaki ka or kasabahan mo before. Kaya minsan, masyado siya ng close-minded. And dumating sa point in time, yung mga pinsan ko, tito ko, kinocompare ako sa mga kapwa ko pinsan. Bakit hindi ka magento? Bakit hindi ka maging katulad ng pinsan mo, varsity ng basketball? Isip-isip ko, bakit mo varsity ng basketball? Late-late ko. Kasi minakahate ko pa naman. Minakahate ko pa naman yung kinocompare ako. Tapos nakaupo ako. Yung pagka mag-gathering yung family, parang mga reunion-reunion. Nasa gilid ako, biglang lalapin ako. Oh, nandito ka pala. Sabi kita, four hours na, dito pala. Nandito na ako, apat na oras na. Hindi na ako napapansin. Kasi nga, wala akong, naigas ah. Yes. Kaya ginagawa ko lagi, hindi ako pinapapansin dito. So, ang ginagawa ko lagi, darating pa noon, hindi kayo maging proud sa akin, sa ganito, kung ano mang gusto nyo mga sa akin, pero darating pa noon maging proud kayo sa akin. Tito ko, tita, ang dami. Di ba? Si Warren, nabaliw na sa uno. Yung mga ganun kasi, tita. Ang masakit kasi mga relatives mo pa, yung mga family mo pa. Nabaliw na sa uno, di ba? Buong na buong sa uno, madaling araw na. Hindi pa rin siya umuuwi, mga ganun mga salitaan. Diba? Di katulad ni ganito, ni pinsan ko. Graduate na na ganito, mag-a-apply na as ano sa banko. Siya, grabe, nagbebenta ng gluta-gluta doon sa labas. Ang nakakalungkot, kinakalat ko sa mga pinsan ko, mga tito-tito. Kaya ginagawa ko, pasensya na po, ito yung ginawa ko before.
Alright. Every Sunday kasi nag-ano kami sa parang gathering sa family. Kami yung pinakamahirap sa pamilya na yun. Alright. Sila lahat may kotse, kami yung nasa, kaya nga hirap nila imbitahin kasi kami yung nasa, kung sa genealogy tripan ng pamilya namin, kami yung nasa baba. Kaya every time na pag umuwi kami, pinapaunan pa nila yung, tanay tatay ko, pinapaunan pa nila pauwiin yung mga kapatid niya. Kasi pag umuwi kami, naglalakad kami. Alright. So, ginawa ko, hindi ako pumupunta every Sunday na. So, after church, hataw ako doon. 6.5 days a week. Alright? After 6 months time, doon ako bumalik sa family ko. Okay, dahan-dahan nakikita, oh, Warren, ayos ah. Malang bago na sa'yo. Ako dito. Maganda, medyo maganda siguro yung uno. Okay, maganda naman po. Pero ba't di mo gayaan si ganito? Ganyan pala yun, compare pala sila. After 1 year, 2 years, diba? After 3 years, compare pala sila. 4 years, hanggang nung 5 years na. Diba? Bumalutan na mo. Yung mga pinsan ko na nawala ng trabaho, na dating nag-apply sa banko, nawala ng trabaho, paiba-iba lang ng kumpanya sa labdang ng banko eh. Iba na yung in-advise ang dina ako. Ba't di mo gayaan si Warren? Bumalik. Ang galing, ang sipag. Hindi nakapagtapos yan, pero napaka-grabe. Kaya ang ganyan ako niya. Bumalitan na siya. Gusto ko mag-bridging. Tama eh. Nagigat siya sa amin ba? Yes! So, ganun. Kailangan lang kasi, the only constant in this world is change. Tama. Okay, lahat may pagbabago. So, ang taong hindi katulad ng kita, yung mga taong mga relatives or mga close friends ninyo, bakit hindi pa sila masali? Kasi wala pa nakikita ang pagbabago. Kaya pag nakita nila na dahil nagbabago, daw ka magsalita, confident ka na, iba na, kahit di sila sumasali, nagkakaroon sila ngayon ng curiosity kasi may nagbabago sa'yo. Kahit hindi ka pa kumikita. Do you understand? Yes. Dating panahon, pagka medyo may, ano ka na, medyo may kumpiyansa ka na, alam mo yun, meron ka ng ano eh, meron ka ng, nasa power ka na, na kumbaga ba, na, tawag ito, kahit di sasali, okay lang yan. Minsan nga, lalapit na sa'yo eh, sasali ako sa'yo, pag-iisipan mo pa. Sali ko ba pa to? Sige, sali ka na nga. Times 5 ko. Kaya, whether you like it or not, may kanya-kanyang kwento yan habang tumataas. Huwag nyo lang ano, ma'am, may tamang panuhan yan. Alam mo bakit di sasali sila sa inyo, ma'am? Si Doc, gusto naman alam mo bakit? Ilang taon na kayo sa ulo, ma'am? Ay, bago pa lang. Okay, bago pa lang, ma'am. Alam mo bakit di siya sumasali? Bakit? Kahit na 1 year, 2 years, 3 years siya sasali, kasi darating pa ng pag sumali siya, times 5 mo siya. Tama. Yung limang palot. Para yung, di ba, yung ano, pag nagkikwento ako, si Mike, yung dumuro sa ilong ko, yung nagkikwento si Cecil ako sana, yung dumuro ilong sa Mike ang pangalan, matangkad. Hindi ko siya mag-mana, lasing kaming dalawa eh. Dinuro ilong ko. Hindi naman talaga niya ako. Nang uno-uno mo, walang mangyayari dyan. Sabi ko, bakit? Ano bang gagawin mo? Doon ako sa Makati. Doon ako mag-a-apply. Ganun siya. Ganun na ganun. Dinuro ako. Yung uno mo na mangyayari, dyan ka kasi hindi ka nakapagtapos. Eh, nagka-initan kami. Pero sa isip ko, hindi ko pwede siya pa. Hindi ako papapalag. Tatalo talaga kasi tangkad yung laki na eh. So, ginawa ko na after yun, nagkailangan kami. Tapos mamaya, nagsorry siya sa akin. Kaso nga lang, deep inside me, papatunayan. Eh after few years, 4 or 5 years, nung binili ko yung 350Z, yung sports car ko, naka-itim yun, all tint lahat yun. Hindi ko nakikita yung loob. Eh, nakita ko siya, naglalakad sa may union dock dyan sa, ano, yung papuntang Lipro Walk. Yes. Nakita, naglalakad, sabi ko, eto na yung pagkakataon. Nag-ano nga, meron siya talaga siyang ano yung... Touch. Kasi fourth year college kami noon eh. Ouch. Yung parang mga papeles niya, yung mga, patawag dito, yung mag-a-apply siya. Naka siya, nagkakamot siya, sinusundan ko talaga siya. Bye! Pagbukas ko talaga, bye! Woo! Sa'yo yan? Sabi ko, oh, saan galing? So, uno. Saan ko na sinabi ko sa kanya? Saan ka pupunta? Ganun ako sa Metro Rock, sasakay ako ng ano, ito, nasasakay daw siya papuntang Makati. Sakto rin sinabi niya na mag-a-apply siya sa Makati after pag nag-graduate siya. Di ba? Pero siya, nakita ko yung mukha niya, shock na shock siya. Umagalit siya. Maya-maya, oh, saan ka pupunta? Pupunta rin ako Makati. Makati rin, tanong, kita na tayo mamaya. Bawi-bawi, di ba? Mag-commute siya. Alam mo, ha?
Pagdating namin doon sa pagdating ko sa Makati, pagdating ng gabi, nag-message sa akin sa Facebook. Sabi ko, bro, magkano nga yung uno mo? Sabi ko, 7,000. Sabi niya, 7,000 yun, di ba? Sabi ko, hindi po. Nasa, hindi ba? Dilibay na, mag-dilibay. Sa 50,000. Ah, ano? 7 heads ka. Sumali siya on the spot. Kinabukasan sumali, nilatag ako 7 accounts. At that time, times 4 po siya. Ibawi lahat. Negative ka pa. Nanay ko, same thing. Tatay ko, negative. Ako, tita ko, lahat yan. Maging kwento niyo doon ako ng time yan. Kaya pag mayroon kang tao na na-invite na hindi sumali, huwag ka mag-alala. Dating pa na may invite din sa ilalim yan. Kasi ang uno nga, lagi kong binabanggit sa stage, hindi tayo numiliyon. Tama. Dumadami tayo. Meron at meron mag-iibita na. You understand? Yes. Ayos ba? Yes. So, most of the time, yung mga manok, yung ginagawa kanina, or mga pago, baka user mo lang yun sila. Tama. Supply mo lang. Supply mo lang sila. At hanapin mo talaga yung mga agi naman. Hindi, marami yan, marami yan sa akin. Tsaka hindi yan siya kakatok sa bahay nyo. Ako ang sugo. Ako ang pinadala ng Panginoon. Ako yung agi lang mo. Hanapin mo talaga siya. Tama? Tama. Ayos ba yan? Yes! Question pa, sige. Tanong pa, tanong pa. Paano po, di ba pag kailang may mga kamag-anak, paano nyo po sinihinaan nila? Lalo na pag mga senior. Yan, lalo sa inyo ma'am, pag kailangan nyo ng cross-lines or mga ties, tawad niya, di ba, cross-lining or ABC. Kasi may mga ties, pag familiar yung kasama mo sa'yo, kailangan mo yung upline mo. Kailangan mo yung mga cross-lines mo. Na dahan-dahan i-build up ka. Paano po pag ayaw po sa office? Ano po? Nag-invest lang. Ayun na, may mga times na iba, investor, users lang, retailers lang. Pero every now and then, ano mo pa rin sila, ibigyan mo pa rin sila ng information. So maganda puntahin din po siya. Puntahan ko rin, ikaw sabi ko. Sa province, puntahan saan sa province po ba? Pag-Mesinas. Kung kaya ko, kailangan mo eh, November 1. Pag-Mesinas na bakit? Sa bakit sa November 1? Alguwadi, wag doon ma'am. Mamataw tayo dito. Hindi nga, pag may mga mag-anak ka, eh hindi ka mag-anak actually, tawag dito. Para matutukan mo sila o maano sila, ipakita mo lang sa akin ang bakit ka nag-uuno. Tama. Pangalawa, pagka talaga sila ha, ano po yung routine niyo everyday para excel niyo po yung sarili? Ano, yung ginagawa ni Applying Mark, na kinuwento niyo sa grupo namin, ginagawa ko yun sa kotse, puro trainings, tawag dito. Kailangan kasi, aside sa training, aside sa mga libro, kasi pagpunta sa bahay namin, puro-puro ng, yung isang lugar ko doon, puro-puro ng libro. May mga books yun siya. Pangalawa, kahit may books kasi at saka sagad ka sa training, pag hindi ka naman bumabakbak, wala kang matututunan. Tama. So, bakbak ka talaga. Kasi ang totoong training, hindi yung ganito. Ito kasi, ano na to eh, information eh. Okay? Ang totoong training yung paglabas nyo dito. Tama. Yung nakipag-usap ka, yung na-reject ka, na-injang ka, nagpalaki ka ng grupo, yung totoong training. Tama. Doon ka talaga matutunan. Diba? Your experience is your best teacher. Tama. So, kailangan talaga, kailangan mo may kausapin. Mapa-negative yung mapapositive, basta everyday may kakausapin. Kailangan kayo, pag may nakita kang tao, uy, tao. Dapat gano'n. Hindi po, pag nakita kang tao, gusto mo talaga siyang imbitay ka. Dapat gano'n yung gigit. Para, pagka lagi ka nag-pepresent, lagi ka naglalatag, naghanda, nag-improve ka. Parang ganito. Tinuruan kita mag-basketball, example, hindi ka marunong mag-basketball. Mag-basketball ito, ha? Ang gagawin mo lang, hawak mo yung bola, shoot, hawak bola, shoot. May matututunan ka, wala. Matutunan, information lang yan eh. Yes. So, pero pagka, halika, punta tayo sa court. Ito yung bola, sabay tayo. Shoot. Shoot, everyday. Shoot. Mangyayari sa'yo, naging improve ka. So, iba yung information, iba yung wisdom. Ang wisdom, naging wisdom lang siya. Pag ang knowledge, in-apply. Ayos ba yan? Yes. Unless hindi mo siya i-apply, tama. Nangyari sa aking relo 1.5 million. Wala ka. Grabe. Pinapaliw ko na kayo. Gusto rin namin magkaroon ng ganyan app. Kasi kaapo, nagpa-picture ako. Ay, gini-picture ako. Yes, app. Kaya applied William Barbo. Yung kanyang, ano yung tourbillion niya na Richard Mille. RM. Yung Richard Mille. Siguro,
hindi ako nagpunti ako nagkakamay, nasa 17 million. Boom! Yung relos niyang puti. Boom! Grabe. Taas pa lang ng relos niya. Ay nga pala ha, habang nagpaparami kayo ng organization, di ba, nagpaparami kayo. Yes. Okay, huwag niyo kalimutan mag-maintain. Huwag niyo kalimutan na kailangan isabay niyo yung binary, direct selling, tsaka yung uni-level. Kahit maliit pa lang yan siya, dahan-dahan pala kayo. Kailangan lang kasi maging habit ng grupo niyo na nag-maintain na. Tama. Bigyan ko na idea. Sino may, lahat kayo may cellphone, di ba? Yes. Pag bumili ka ng cellphone at ang ginamit mo lang text lang, sana bumili ka na ng 3310 or yung mga cellphone na analog lang. Eh, bumili ka ng cellphone kasi maraming application yan. At maging sulit yan pag ginamit mo lahat yung application. So same thing sa atin, nag-uno ka. Hindi ka lang nag-uno para sa direct selling. Tama. Hindi ka nag-uno para sa binary lang. Nag-uno ka kasi lahat ng 7 ways of earning, kailangan mo siyang maramdaman. Tama. Diba yung sample namin lagi yung ganito? Alam niyo lang ito, di ba? Alam niyo ba yan? Ganito. Kasi ganito na yan. Ganito. Lima na. Nasaan nyo naman? Di ba palong-palo? Pag direct selling ka lang, konting income, pangalawang income, malakas, pangatlong income, pang-apat, pang lahat ng ways of earning. Parang palong-palo. So, say, do you understand? Yes! Maliit pa lang income ng inilever sa simula, minsan 100 pa lang yan kasi apat pa lang inactive mo. Minsan 50, minsan 200 plus lang. Pero again, lahat ng malaki sisimula sa maliit. Yung inilever, ano yan siya? Para siyang diesel. O sa kotse pa, isang diesel tsaka isang gasolina, pag nagsabay yan siya na humataw, syempre didiretso yung ang lakas ng gasolina. Gasolina. Ang diesel dahan-dahan hahabol at hahabol yan. So same thing sa uni-level natin. Na darating panahon, yung income nyo sa binary dahan-dahan, kasing laki na rin ng uni-level. Sa akin, yung uni-level ko, nag-aabot ko ngayon ng pinakamababa, 300,000 to 400,000. Uni-level. Yun. So, lahat ng mga dollars, so lahat, well, marami ang mga executives under my network. So, puro NUC lahat. Nation, worldwide yun. They love the products. So, maintain lang. Tama. Magsimula ka, maintain. Kaya, pag leader ka, nag-maintain ka talaga. Limit yung mga dollars mo, pa-maintain. Ayos ba yun? Yes! Ngayon, ngayon, nagpapamaintain ako sa kanya na nakalimutan doon niya. Buti na lang, 26 pa ngayon. Ayos? Ano pa? Yes. Ay, yung sa Muslim, marami pa akong paano lang. Paano pala po ma... Kasi nagkaulan po akong Muslim. Mm-hmm. So, pag pumunta siya sa office, parang feeling niya na okay siya. Mm-hmm. Paano po ma-handle yung gano'n? Yung para maging supportable po siya. Number one, ibarkada mo sa grupo. Kasi ang Muslim siya sa Christian, parehas lang naman eh. Iba lang naman ng ano, iba lang sila ng belief, pero parehas lang yan. Okay, may ibang mga sobrang, so, kasi tatlo yung Muslim, di ba? Maguindanao, Tausug, tsaka Maranao. Okay, yung Tausug yung mga tatapang, yung Maguindanao medyo matapang, yung Maranao medyo yun yung mga, medyo maganda, mga mas mestizo sila. Kasi may ano, lalaki, babae? Lalaki. Paano siya, ma'am? Ipabarkada mo lang siya. Parehas lang naman. Ano lang yan siya, nasa mindset lang yung magkaiba at may iba sila. Kailangan mabarkada lang sila sa grupo nito. Tsaka alam mo ba ang pag-Muslim, yung isa sa lang po nagpaputok ng grupo ko before when I started, Muslim. Kasi ang Muslim, pag iba yung belief nila. Pag nakuha mo yung pinakapanganay, kahit hindi mo na nakaragan yung iba dyan, kuha na lahat yun. Tama. Yun yung ano ng Muslim, sa lalo sa Davao. Mindanao. Yung mga panganay. Yun yung kaya ginagawa ko. Sino yung pinakapanganay sa pamilya? Lalo pag royal blood, kausapin ko na agad. Kaya buong angkan niya, may product pa. Bakit tuwi mo yung papakasal? Kasali ka na sa ulo. Hindi niya alam kasali na pala. So, ibarkada mo lang. May, ano ko ba? May asawa ka na? May boyfriend? White night of okay. So, hindi naman yung lalaki na, ano sa'yo? Iyan nga po. Isa nga din po. Ano lang? Isa nga din po yun na pupunta lang siya sa office dahil sa akin. Hindi niya alam na may asawa ka? Member na? Sabihin mo na, member eh. Natakot ako kasi may fraternity. Hindi yan mga ano, mga mabait naman nila. Ako tatanong eh. Kasi hanggang kailangan mo siyang itago yan. Lang ang pag-successful siya. Pag sino pag hindi pa pay, no, okay siguro. Pero ako, pay naman na. Takot ka. Kasi ito yung kanilang siya. Nandito siya sa grupo niya. Hindi, hindi. Tsaka
pangalawa, kailangan ito sa pangkalahatan na lang to ah. Kailangan pag ginawa pag nag-uuno po yung daughter ninyo, kailangan talagang ang kanyang mindset talaga uno. Kasi pag ikaw din na nagigasma. Yes, yes. Parang mangyayari doon pag ikaw yung ano niya, di ba? Kailangan talaga gawin mo para na talaga uno yung mama niya at gagawin niya. Kasi pag hindi, mangyayari doon, hindi talaga siya magsasaksi. Kasi, kunyari, pag sinabi mo, kunyari, sinabi mo na may boyfriend ka, tapos na siya. Example ha, may partner mo siya, di ba? Hindi na siya nag, ano, hindi siya para sa'yo sa negosyo. Pero pagka talaga nakita niya na maganda talaga uno, talaga gagawa ng paraan niya. Wala, hindi yan siya Muslim or Christian, wala sa Muslim siya Christian, even Buddhist or even ano, walang ano. Kung nakita niya na dito na magsasucceed siya, at wala siyang ibang personal motive, talagang hahato. So yun ang ibang lang. Kung paano ko na-duplicate yung mga downlines ko dun sa bahay, ganun din sa dun. Pero yun nga, you have to understand na marami siyang challenges. Kasi that time, hindi pa tayo, wala pang office doon, wala pang products na available doon. Pangalawa, pangatlo, ano, hindi pa siya registered yung products doon. So basically, when I started sa bahay, ganun ginawa namin. Tapos dahan-dahan ang nagpapadala ng produkto for personal consumption, sa kanila nung sumali na. Tapos every 2 o'clock, 3 o'clock na madaling araw, nasa, ano, kanya, nasa office ko sa bahay, nagpe-present ako online. Okay, naka-suit ako sa taas, naka-shorts ako sa baba. Naka-laptop ko. Naglalatag ako doon siya ngayon sa isang parang kwarton, parang sala nila. Nagpe-present, sumali ngayon. So maraming mga challenges. Pag nagpadala ako ng produkto, hindi lahat lumalabas. Kaya nalaman namin ngayon, nung nagsisimula kami, ano yung mga produktong lumalabas sa country nila. Ma'am, kung ang tanong mo lang is possible po siya. Pero kailangan, ma'am, syempre ikaw, aralin mo ngayon yung Zoom, paano mag-present doon, yung PowerPoint, so on and so forth, aralin nila ito. Through you. Kaya. Hindi po. Isa po kasi yung ano, dahil naisip po kasi, bali, uuwi po kasi yung mga cousins ko. From Sweden. Yeah, po. So, gusto ko po kasi i-share. Yes, ma'am. So, kung halimbawa, mayroon po mga sponsor po sila doon. So pwede naman po siguro yung ano. Yes ma'am, marami rin Pilipino sa Sweden, di ba? Yeah, okay. Yeah, ma'am. Ang unang tinarget namin nung sa Bahrain tsaka sa Amerika, hindi naman ibang gayo. Ang unang tinarget namin Pilipino. Filipino communities. Kasi nga, number one, wala pa, di pa registered yung products natin. Wala pang company doon. So una mo lang, parang siyang, palagpapadala kami ng products doon, nakalagay sa box ng premier namin, personal, for personal consumption. So pag pinadala namin isang box doon, pag nakita ng ano, na ito, for personal consumption to siya. So hindi po siya ganun kahirap po mag-ano, if ever po halimbawa magpapackage po doon ng mga... Ma'am, ano ma'am, hindi ko masasagot yan, pero mayroong challenges na yun. Pag nagbukas ka ng country, mayroon talagang challenges. Pero kailangan mo maintindihan, kailangan mo maintindihan ng kausap mo na ganun. Mm-hmm. Kasi nagano ka eh, para bang mag-test ka ng tubig eh, na magpadala ka doon. Opo, kasi mayroon po silang... Kagaya po sa mga... Ministry of Health. Meron pong mga hinihingi po mga... Yes. Pwede. Meron tayo ma'am, don't worry. Meron tayo sa office. So pwede. Pag hinihingi yan pa, meron po tayo doon. Kaya pagka personal consumption, minsan ka pwede kang humingi kay Doc. Yung that time, nagsisimula ako sa bahay, nanghingi ako kay Doc ng solidad ng prescription ng products. Okay. Doc, may nagpa-sign up sa akin ng ganito. Doc, bigyan mo naman ako ng prescription na gamit yung ano mo. Mm-hmm. So, hinihingi ako kay Doc, solidad. So, may kalagay doon na VCO, ganyan. So, pagdating doon, makita niya yung prescription, may mga products na FDA, BIFA dito sa Philippines na baka pa siya lumalabas yung produkto. Meron lang dalawang produkto na hindi lumalabas doon, which is yung glutathione sa yung Magic Green. Since yung that time nagsisimula pa lang doon ang ano, kasi nga ang glutathione ayaw nila doon. Pati VCO pala, sorry. Sa Bahrain. So nalaman namin, hindi po mapasok doon, gumawa kami ng package, kinausap po yung board of directors na ito yung package na pwede nating formulate for Bahrain. Dumami. Tapos, habang dumadami pa lang, dadagdag na naman ng mga problema kasi sabay-sabay lahat nagdadatingan. Uy, parang negosyo na ito, gumagaling ang iisip ng mga ano. So, ginagawa namin, hinihiwalay-hiwalay namin yung mga pangalan. So, kahit na ikaw nag-sign up, hinihibay namin yung mga pangalan. Hanggang ngayon, hanggang after 6 months, nagkaroon ng office na. Pinatarget kami ni Applin William na magka-office doon. Sabi sa akin, Warren, pag ng 300 na downlines dyan, o nag-members dyan, pwede na tayo maglagay ng office. Ngayon, meron na tayo siguro, hindi ko nagkakamali, may mga 4 to 5 products na tayo registered doon. Maganda yung mga sa Sweden. Pag napasok yun, sabi mo, isang leg mo, Pilipinas, isang leg mo, Sweden. Ang maganda doon, kasi pag nasimulan mo na wala pang opisina, wala pang produkto,
At ikaw nagsimula, dumami. At ikaw pinaka-apply ng lahat. Tama. Tama. Push ko po yan. Lahat naman, ikaw yung pwede. Tama. Ako wala pa tayong Denmark. Wala pa mo. Ang itar ako, suggestion ko, ay tatarget nyo muna ngayon habang natututo kayo kung saan may office ang uno. Tama. Para hindi kayo mahirapan. Pero pagka meron talaga kayong mga prospect na wala pang opisina, okay, okay din yan. Pero isa sa mga i-target nyo, ako, pag sa page ko, binabus ko, kunyari, pumunta ko ng UA, bubus ko yung UA. Yun, nakakuha ko ng mga gamit. Even sa Europe, sa ano, sa Italy. Doon kami ng Christmas sa Rome kasi may Christmas noong December. So, eh, tatlong, dalawang linggo akong hindi nakapaglatag. Kasi talaga pag hindi ka nakapaglatag, talaga nagpe-present. Nag-uno, parang lalagnat yun, di ba? Parang lalagnat, sabi ko sa asawa ko, ay ko, mami, harap na tayo ng prospect dito. Nataon lang yung isang downline ko. Nag-message, upline, baka wala kayong mapuntahan ngayong Pasko. Ay, tamang tama. Kasi dalawang linggo kami, ang pagkain namin, so, ang pagkain namin, dalawang linggo, ang ganda na Paris, di ba? Dalawang linggo kami ang pagkain, pizza. Kung hindi pizza, pizza. Dalawa na pizza ka pasta. Sabi ka, masarap ang pizza, masarap ang pasta. Pero paglagi pa lang, hindi na masarap. Naghanap ako ng ano ba? Naghanap ako ng lutong bahay. Sabi ko, lutong Pilipino ba? Christmas, lutong Pilipino. Sarap, kakain na. Eh, yun nga lang, di ba? Yung mga kaibigan niya nandun, tsaka yung kapatid niya, nagtanong. Ano bang ginagawa nyo dito? Sabi ba kasi, ano bang ginagawa nyo? Gusto nyo ba malaman? Bawliw ako ngayon. Sumali ma. Sumali ngayon. Dahan-dahan may nagpipain sa kanila. Pero again, very strict. Yung every bansa, iba-iba yung tawag dito. Yung kanilang ano doon. So sa Italy, masyado strict. Kaya, unti-unti yung dalaga na namin doon ng product package. Kaya pag umuwi dito, padala kami ng product package. On-hand na talaga niya. Importante may production. Tsaka ma'am, try mo. Matututo ka naman dyan. Ayas? Yes! Kala ko pa naman, yung problema mo, problema rin. Ito ba yung may asawa na po ba kayo, ma'am? Single. But double. Pero ba kayong questions? Oo, oh, tira ng tira. Grabe, grabe. Tamang okay. Tsaka ano ah, tayo dito. Again, yung lahat ng natutunan nyo from kanina siguro, ang dami na nag-share kanina, ang dami na kayo training kanina. Always apply it. Tama. Apply na talaga. Tapos ano, kailangan tayo pa talaga. Yung tipong pagdating sa grupo ng ng saviors, nagdating sa grupo ng kids, kailangan i-mindset mo sarili mo na kayo yung magiging pader. Tama. Ng grupo dito. Diba? Kung baga ba, ito ang bagay ng question. Pag wala pa si Mark Polmano, kaya nyo bang humato? Yes! Hindi po. Pag wala pa si Mark Polmano, kaya nyo ba magpalaki ng grupo? Yes! Diba? Yung tipong, mas gusto mo yung tipong, diba, Mark, magbakasyon na lang muna. Parang ganun. Diba, this is ano lang, magbakasyon ka muna para magpa-titingnan ko yung lakas ng, nalakas ng sarili ko na magpalaki ko ng grupo. Yung tipong ganun. Yung tipong last resort mo si Apply Mark, pagka may mga ano. Pero sa'yo pala, kaya mo na magbuo. Kaya. Ma'am, it doesn't matter, ma'am, kung bago or luma. It doesn't matter. Okay, wala yan sa bago, wala yan sa luma. Kasi may mga bago na mabibilis, may mga lumang mababagat. Tama. May ano yan, nagigas na? So basically, wala sa bago at sa luma. May mga luma na mabilis din, may mga bago mababagat din. Pero hindi yan sa lakas ng loob yan. Bilke. Kaya niya yan, maniwala ka sa akin. Kaya nyo magpalaki ng ng organization. Tama. Ayos, ma'am? Yes. Nakikita kita, nabibilog ka sa sarapan. Grabe. Ano pa? Kaya pa? Yes. Achiever, ganda ng grupo na Achiever. Yes. Hey, Aprindrian. Aprindrian po. Tama, Achievers. Hindi lang, ano na, hindi lang nangangarap. Nag-a-achieve, ina-achieve yung pangalan. Achieve na achieve. Yan yung pangalan ng grupo niya, no? Yung pinaka-legend ng network marketing. Ginamatay na si Jun Kitana. Oy, hindi. Si Jun Kitana. Si Jun Kitana. Si Jun Kitana. Achievers yung pangalan niya. Kaya pag binanggit yung grupo niya, Achievers, yan. Yung mga may-ari ng iba't ibang company galing sa his network. Kaya yung Achievers na pangalan niya, napaka niya.
sabihin, isa ka sa pinakamalupit na mangyayari sa buhay mo ng history. Six months, 1 year from now, di ba? Kailangan ma-visualize mo na yung time na under kayo ng hits, pero darating pa noon, magkasarili ka na rin ng grupo na may pangalan na rin. Na ikaw na yung makikilala. Tama. Meron yan, magdarating pa noon. Under ka pa rin hits, ano pa rin? Parang report ka rin sa hits, pero report ka rin sa achievers. Pero darating pa noon, 6 months, 1 year, or 2 years from now, i-visualize mo na may sarili ka ng grupo na nililit. Tama. Yung tipong, imbetahin mo naman si Apply Mark Pulmano sa sales rally nyo. Grabe! Thanks, man. Yes! Apply Mark, pwede ka ba? Busy ka ba? Sales rally kasi ako, 200 tao to. 300 to. 500 to. Di ba? 1,000 to. Ay, ganun mo nga. Sarap ng ako, kami pa naman mga uplines, ang sarap ng pakiramdam pag yung downline nagsistep up na. Tama. Sarap ng pakiramdam. Iba yun. Kasi at least this time around, di ba? May kaparehas na kami ng utak. Tama. Ayos? Yes! Tala kayo, sir. May tanong ka. Sila, ulitin na ako. Ano pa naman eh? Happy wine. Ready? Ala na? Ama, may tanong ka pa. Okay, pero magdasal ka rin ng todo. Tama. Okay, there's always power in prayers. Even if you're talking to a lot of people, or before you ka mag-present, paniwala ka sa akin, magdasal ka muna. Iba na yung presentation. Tama. Kaya kailangan prayers talaga. Siya naman magbibigay ng lahat. Yes. Tsaka lagi ka ng totoo sa mga kausap mo. Hindi mo na kailangan, ako sa totoo lang. Kami, pag nagsasalita sa akin, makikita mo baliw na baliw, mababaliw ka. Pero, ang amin lang lagi ginagawa lagi, okay? Hindi kami naluloko, sinasabi na namin totoo. At kung ano nasa puso namin, yun ang sinaskinakwento namin. Wala, ang labanan hindi sa utak, ang labanan sa ramdam ng mga tao sa ilalim mo, or mga downlines mo, or even mga prospects mo pag napikwento ka. At pag yan ang nangyayari, yung tipong guided ka ng Panginoon, maniwala ka sa akin, mabibresing natin. Tama. Lalo pag wala kang tinatapakan. Lagi mo lang titinin. Mabagal ka, mas importante, walang tinatapakan, maniwala kang i-bless at bibless ka na. Tama. Ganun lang. Yun lang lagi mong itututukan. Alam mo, mabibless. Lahat naman, di ba? Lagi nyo naman doon sa akin. Lagi nyo naman sasabi. Before the Lord God bless you, He will test you. Tama. Ititest naman ang puso mo. Pag binigyan ka ng 100,000, makaramdam ka ng gayong klaseng pera, baka mamaya mapasama ka. Di ba? Pag napasama ka, hindi niya man ibibigayan. Kasi baka mamaya, pag binigyan niya ng todo yan, mapapasama. Kaya nire-ready niya yung puso mo, nire-ready niya yung katawan mo, nire-ready niya yung buwan mo. Darating pa doon, na pag binuhos niya lahat ng blessings, alam niya, nagagamitin mo sa tama. Tama. Ay, yung five stages of leadership. Ano yun siya? John Maxwell yun. 5 stages of leadership. Yeah, from position to, yung susundan ka ng leader, ng downline mo. Hindi ka lang susundan ng downline mo kasi may position ka sa upline. Kailangan susundan ka. Number 2 talaga yung permission, di ba? Yung gusto kasundan kasi gusto niya sundan ka. Pero kahit gusto kanya sundan, pag wala ka sa pangatlo, ano yung pangatlo? Development. Result production. Pag wala ka sa pangatlo, okay, sinusundan, puro lang kayo barkadahan. Pag walang resulta, darating ang panahon, maging familiar na sa sayo. Kaya ma'am, kaya may mga downline kayo hindi sumusunod, kailangan magkaroon ka ng resulta. Tama. Ang apat is development. Kailangan din i-develop. Yung ginagawa ni Apply Mark sa inyo, personal development na yan. Ang pinakataas talaga yung pinakailangan. Yan yung mga sinasamba ka na talaga. Kahit saan ka pupunta, sasama talaga sa yun yan. Pero kailangan magsimula yan siya sa baba. Tinuro na sila sa inyo yan. Yun. Ayos ba? Yes! Kaya wala, huwag kayong sasayang ng oras, ha? Tama. Tira tayo na tira. Lalo ngayon, November 1, wala mo ng bakasyon. Tama. Wala mo ng ano. Pag bisitahin mo lang, tapos alis ka na kanina. Kung mag-bisita ka man sa ano, di ba? Latagan mo na yung mga dapat latagan doon. Senta mo naman. Kasi sa totoo, even Christmas, even New Year, huwag mo na kayong masayang ng oras. Kasi ang Christmas tsaka New Year, tsaka even birthday, kami nga, pati birthday namin, humahatong pa rin kami.
Kasi ang birth, ang pagkakumita at limama ka na, araw-araw pwede ka mag-birthday. Tama. Araw-araw pwede ka mag-Pasko. Tama ba? Pag Christmas, lalo-lalo ito nga pala, malapit naman Pasko, di ba? Yes. Ang mindset ng tao, pa-relax yun eh. Ang kailangan mong gawin ngayon, ay ibahin mo yung mindset mo. Kailangan pagdating na December, buhusan mo ng todong activities. Yun ang ginagawa ko lagi. Buhusan mo ng do activities lagi from December 15 to December 31. Kasi preparasyon yan siya sa January 1 onwards. Tama. Kasi kung nag-relax ka, pagdating mo sa January 1, maniwala ka sa akin, mahihirapan ka bumuelo. Kailangan December 15 to 31, kailangan birit ka dyan. Para pagdating sa January 1, tuloy-tuloy yung process niya. Tama. Practicing nyo lagi. Na habang iba nagpapahinga, ikaw, latag. Nalala ko dati nga, noong New Year, naglalatag ako. Habang pumuputok yung fireworks, preset ako na preset ako. Wag ako, lalo. Lalo na hindi pa niyo nakukuha yung mga gusto niyo mangyari sa buhay. Tama. Tira mo na tayo. Mababalikan lang naman natin yung mga pagkakataon na magsa-celebrate. Even monthly nga eh. Minsan nga nagagalit. Dati hindi pa nag-uuno si Dayan. Nagagalit pa sa akin. Nakakalimutan ko yung monthly namin. Tama. Nung nag-uuno na kaming dalawa, naiintindihan niya talaga. Kaya pala kasi nga, lalo na pag marami ka ng downlines. Tama. Marami ka ng responsibilities. Minsan kasi, para sa akin, anak ko yung dalawa kong anak, pero yung mga downlines ko, para kung naling mag-anak eh. Kumbaga ba, ang upline kasi, pagtulog mo, sila isip mo, pag-gising mo, sila pa rin iniisip mo eh. Diba? So basically, no, naiintindihan niya, kaya pala, nangahato ka. Kaya ako na yung nagtatampo sa kanya. Kasi nalilimutan niya yung mansari natin. Yun lang. Kasi shoutout natin yung asawa ko ngayon. Ipilit na bitch siya ngayon. Mahabol ko ngayon na mag-upper show. So dapat dalawa pares kayo ng utap. Ayos ba yan? Yes! Nalilimutan yung okay lang yan. Parang sa'yo, katulad yan. Nung anniversary namin, July 13, wedding anniversary namin. Wala ka, binigay. Halos nakalimutan ko na. Anniversary pa rin namin. Hingin ko na siya ng flowers, so on and so forth. Last year yun, July 13. Diba? Nung nakalimutan, medyo nakalimutan ko, naalala siya, medyo tampo siya sa akin. Kasi wedding anniversary ba naman? Siyempre naman, medyo magtampo yung babae naman kasi. Diba? Pero nung after a few months time, binigyan. Sorry ha, na-late pala nabigay ko yung regalo. Pagbukas niya, tiket namin papuntang Europe. Yun. Hindi lalo niya ako minahal. Pagsawaan mo katawang ko. Diba? Eh kasi yun, pagka nag-network ka, ganun talaga yun, whether you like it or not eh. Ganun talaga. So yun, natuwa naman siya. And next year, ngayon katulad ngayon, di ba? Christmas namin, New Year, tapos next year, April, nasa Amerika naman kami. Grabe. Mga ganong mga usapan. Kaya ang sabi sa kanya, kung maghanap ka na iba, wala ka na mahanap na warrant to inita. Grabe. Tapos sa December naman, nasa ano kami, nasa Europe naman. So dalawang beses kami sa next year mag-todong bakasyon. Kaya masarap, lalo sa ano, marami kayo masasacrifice dito. If you want to become successful, there's a lot of things na isasacrifice mo to. Marami yan. Marami. Babalikan mo na lang yan. Yung mga sleepless nights, yung mga discouragement, mga birthdays na na-miss mo, or mga reunion na na-miss mo. Yan. Yung mga barkado ko nga, kakarinda sa Ateneo, lagi sila nag-reunion, di ako lang sumisipot eh. After 10 years, yun, siguro ngayon December, sisipot na ako. Pero tinitingnan ko yung kanilang mga Facebook, ganun pa rin sila. Parehas na parehas. Tama. Sabi ko, tama rin. Ito yung mga nag-negative sa akin. Ito yung nagsabi sa akin na millionaire mini ako. Ngayon, iba, bam. Walang ginagawa. Kaya tanong sa akin, Warren, ito nangyari talaga sila sa akin. Lalatagan ko talaga sila. I'm 7, alam yeah. Kaya pag may akong bagong grupo na bilibilog sa main office, alam niyo na akong, ay, up, time 7 yan. Ay ba? Yes! Sira lang, yun, ato tayo. Number one rule, sunod lang kayo sa akin nyo. Guidance, magpag-guide kayo. Masarap na may nag-guide. Masarap yun. Masarap yun. Di ba pag naka-blindfold ka, tapos hawak-hawak kita, or nakbay kita, kampante ka kung saan tayo papunta. Kasi sigurado, hindi ka tayo papahama. Kasi kung mapahama ka, mapahamak rin ako. Nakbayan kita eh. Tama. So dapat magpag-guide ka. Kailangan hindi pumasok sa utak ninyo na lalaki yung ulo nila. Tama. Yung pera or resulta,
or grupo, huwag niyo lagay dito. Ilagay niyo sa bulsa. Yes ba yan? Yes. Kapag nilagay mo dito, tilagay mo sa puso mo. Hindi ka nalalabang, hindi ka na makikinig. Lalo't lalo pag ang apply mo, boyfriend mo or girlfriend mo, or apply mo, barkada mo. Even barkada mo or mas bata sa'yo, sumunod na ba rin. Ayos ba yan? Yes! Wala na kayong tanong ha, sigurado ha? Yes. Sana marami ako na turo sa inyo ha. Thank you! Apply Warren! Thank you! Ano kayo pa-feature po sa inyo? Excuse me, people. Guys, sorry, natapon ha. Tapi lang ako ng Warren.